Ginagawa ko po ang AIM Global for more than 12 years na po. 12 years po akong straight. Never po akong naglaylo, never po akong tinigil. And ano po yung background ko? College graduate po ako. Computer engineer po tinapos ko after ko pong graduate. Diploma transcript po hindi ko kinuha sa school. Hindi ko siya kinuha for the same reason na gusto ko pong yumaman. Ibig sabihin, pag gusto mong yumaman, dapat hindi mo kukunin ang diploma mo kasi hindi ka magtatrabaho. Teka lang, yung bago po may baka may magulat, grabe, hindi pala ako. Hindi po, ang pinapoint out ko lang, ako I'm just very practical na person. Marami po akong nakita, sabi nila, isang tao daw na matalino, natututo sa sarili niyang pagkakamali. Ang isang taong wise, natututo sa pagkakamali ng ibang tao. Eh, since marami po akong kilala na nagtatrabaho na walang nangyayari sa buhay nila, sabi ko, ba't ko pa sila gagayahin? Kaya ang ginawa ko, hindi po talaga ako nagtrabaho. Kasi huwag po kayong sabihin nyo, ah, hindi kayo nagtatrabaho, paano kayo mabubuhay? Tandaan nyo, ang tambay, walang trabaho, nabubuhay din. Ang tambay, nakakainom. Nakakapunta kung saan-saan. Humigising kung kailan nila gusto. Tama, ang mga empleyado. May trabaho, maganda ang dating, proud ang magulang kasi meron silang trabaho at productive ginagawa nila. Pero bottom line, empleyado, may savings wala? Wala! Itambay, may savings wala? Wala! Hindi pareho niya mo pa yung lulo. Di mas maganda-ganda pa yung tambay. Diba? No, kidding aside. Okay, nagbibiro lang po ako, baka masyado po yung seryoso. Kasi kumain na ba kayo? Hindi! Dapat kumakain kayo. Kasi pag mag-attend po kayo ng training, make it sure na busog yung chan nyo. Kasi mas mabilis po ang absorption ng information once na busog kayo kaysa paggutom po kayo. Oh, kaya at isa sa susunod, matutunan po kayo na dapat kumakain ka bago ka umatay ng training. Clear? Okay, now, ito pong topic ko, this is my favorite subject sa networking. Nung nag-aaral po ako ng college, may iba't ibang subject. Nung nag-networking po ako, may iba't ibang subject din. May product demo, may OPP, may NDO, may training mismo sa mga products. May ito ang pinaka-favorite ko. Bakit ko to favorite? Kasi makaka-relate ka dito kahit hindi ka po networker. Kahit pong ginagawa mo iba pong field, actually po gaano po kaganda ang NDO, ang training ng AIM Global. Sa totoo lang, ang dami pong mga taga-ibang networking company, pag umaattend ng training, dito po umaattend. Oo, may mga iba po talaga, pag nadadown daw sila, dito sila umaattend. Isipin kayo, amoy-amoy yun dyan, baka may mga katabi kayo na taga-ibang kumpanya. Okay, kausapin mo, sabihin mo, kung namomotivate ka nga dito, ano na lang kung nandito ka mismo. Okay? Now guys, simulan po natin sa ganito. Magiging maigli lang po ako, hindi pa ko aabot ng siguro mga 3 oras. Yes, mga 2 oras lang, isang kalahati lang po, magiging mabilis ako. Ano, alin yung pwede? Maninap. Okay, now, etong NDO po to guys, lahat tayo magsisimula sa programming. Kung anong paniniwala mo sa buhay mo, it is just because of your programming. Para mas maintindihan nyo, meron po tayong tinatawag na conscious mind at meron tayong tinatawag na subconscious mind. Okay, itong subconscious mind, 90% ng decision makings mo nang gagaling sa subconscious mind, hindi po sa conscious mind. 10% lang ang galing sa conscious mind. Ang conscious mind, ito po yung logic. Ito yung pag nag-decision, may sense. Ang subconscious mind, kung ano lang ang finid mo, kung ano lang ang binigay mong paniniwala, yun lang laging magiging reality niya. Okay, bibigyan ko na yung mga example. Maraming tao na nagkatrabaho, gustong yumaman. Gusto nilang yumaman, trabaho sila ng trabaho. After 10 years, wala naman silang naiipon, nababaon-baon pa sila sa utang, pero hindi sila umalis sa trabaho nila. Pero gusto nilang yumaman. Kung iisipin mo, may mali sa logic mo. Kung gusto mong yumaman at may ginagawa ka, dapat yung ginagawa mo, dumadami ang pera mo, kumukonti. Dumadami. Eh kung kumukonti ng kumukonti ang pera mo, tama ba ginagawa mo? Dumadami. Kung mali, bakit hindi ka umaalis? Example, maglalagay ako, 30,000 per month. Job opening, call center agent. Maraming mag-a-apply konti. Maraming pipila? Yes. Kahit hindi marunong mag-English, mag-i-English? Yes. Maglalagay po ako. 32,000 pesos per day. AIM Global. Wow. Walang pipila. Maraming pupunta? Yes. Ito, pag nakita nila, 30,000 per month job opening, apply ng trabaho.
Pag nakakita ka ng 32,000 pesos per day, aim global, pag-iisipan ko. Mentally, di ba? Napaka-worse. 30,000 per month pa na yung overtime. Gabi-gabi mag-overtime yan. Magsisipag yan para may dagdag na sweldo. Nung inoffera mo ng 32,000 per day, walang time. Sa 30,000 per month, maraming time. Sa 32,000 per day, walang time. Sino ba talaga ang magulo? Hindi mo kailangan na maging sobrang talino na alam mo kung alin ang mas malaki dyan. Bakit dito ka mag-spend ng time? Bakit dito hindi ka magbibigay ng oras? Because of the programming. Ang paniniwala natin lahat, kung bakit yan ang naging paniniwala mo, hindi dahil sa'yo ng totoo. Kaya yan ang paniniwala mo kasi yan ang nakalakihan mo, yan ang tinuro sa'yo ng magulang mo, yan ang tinuro sa'yo ng culture ng government, yan ang tinuro sa'yo sa school. But it doesn't guarantee na yan ang totoo. Always remember, in every country, magkakaiba po ang paniniwala. Naalala nyo nung bata tayo, nag-drawing ka ng puno, kinulayan mo yung dahon ng red, kinulayan mo yung katawan ng black, makakatanggap ka ng dalawa? Kasalanan mo ba kung yung teacher mo hindi pa nakakapunta sa Japan at sa Japan may puno na red ang dahon at black ang katawan? What makes them the right na lagyan ka ng X kung ipili lang naman yung nagagalawan nilang mundo? Always remember, don't ever think na yung tama sa'yo magiging tama din sa iba kasi malamang baka yung tama sa'yo mali sa iba. Diba ang dami nating paniniwala na nagbabago? Noong unang panahon, napaka-fanatic natin sa Holy Week. Lunes pa lang, bawal ka na maging masaya. Sa mga umabot po dito, anak, huwag kayong ngingiti, huwag kayong maglalaro sa labas, pakaya ang Diyos. Sa loob lang kayo ng bahay at tahimik kayo. Bawal baboy, bawal kumain ka ng baboy. Pero habang tumagal, nung 2 years ago, umuwi ako ng Bicol, sabi ko, Biyernes Santo. Sabi ko, bukit pa kumain ng isaw. Sabi ko, na-miss ko kumain ng isaw. Pumunta ako sa barbecuehan. Pagpunta doon, nagulat ako may barbecue mismo. Na sabi ko, ba't kaya nagbibenta ng barbecue? Eh di ba bawal yan pag Friday? Sabi niya, di naman yan totoo sir. Yung mga hindi bumibili ng barbecue, wala lang mga pera yun. Kaya yun. Nagkaroon na ng shifting sa paniniwala. If you can still remember noon, bawal magpa-picture ng tatlo. Di ba yung nasa gitna ka? Bawal yun noon. Kasi si Estrada, si Mayor Era, pinatunayan. May picture siya. Si The Boy, si FPJ. Kung sa awa ng Diyos, yung dalawang sa gilid niya, wala na siya. Talaga ito eh. Ang magiging question dyan lang lagi, ito kasi, para magkaroon po kayo ng direksyon. Yung goal nyo ba, align ba kayo sa programming nyo? Kasi may paniniwala pong mahihirap, may paniniwala din ng mayaman. Ang paniniwala ng mahirap, delikado ang buhay ng mayaman. Kasi baka makidnap, di ba, maano. Ang paniniwala naman ng mayaman, mas delikado ang buhay ng mahirap. Kasi mahirap ang sila yung na-hold up. Di ba, sila pag nabangga sila, kotse, naglalakad lang sila, sakto agad sa katawan nila. Eh pag mayaman ka, may kotse ka, nabangga yung kotse mo na bago katawan. Kaya mas delikado ang buhay na mahirap. Di ba? Isa pa, pag mahirap ka, or mayaman ka, pumunta ka sa lugar ng mayayaman. Punta ka sa lugar, kumain ka, naiyon yung cellphone mo. Good news, pagbalik mo, andun ba yung cellphone mo? Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, itago mo na yung cellphone mo, nawawala pa. Now, bigyan mo kayo ng parang positive. Kinexplain pa si negative, positive. Bigyan mo kayo ng parang positive. May mga iba, ganito mag-isip, ang mga payaman, positive. Grabe, ang ganda magkakotse kasi komportable ka, kasi ganito, ganito, bla bla bla. Tapos ang mahihirap, mas biyamak na maganda na wala kang kotse. Bakit araw-araw namimili ka ng sasakyan mo? Iba-ibang driver mo, araw-araw. Diba, hindi ka mong problema ng gas, hindi ka mong problema ng maintenance. May kanya-kanyang mindset. Pare-pareho yun tama. Depende kung ano ang gusto mo mangyari sa'yo. Yes. Kaya nga mapapansin mo guys, you need to be very crucial on your programming. Kasi kung ano ang nagiging buhay nyo ngayon, what is your result right now that is the equivalent of your subconscious? Kaya nga pansinin mo ang mga mahihirap. Pag mahilig ka po magpalibre, mahirap ka. Regardless may pera ka or wala, mahirap ka kasi mahirap ka mag-isip. Alam niyo po ba, ako lagi sinasabi, huwag kayo matakot sa magnanakaw. Bakit? Hindi niyan mananakaw lahat ng yaman mo.
Kasi kaya nga yung naging magnanakaw, kasi ang kaya niya lang nakawin, konti lang. Maliit lang mag-isip yan, kaya yung naging magnanakaw. Kung payaman yan mag-isip, hindi yan magiging magnanakaw, kasi ang konti lang naman ang mananakaw. Pumasok ka sa bahay, mabibigbo yung cabinet, yung computer, di ba? Mamimili ka lang ng konti, hindi mo nang mabubuhat. Lahat. Now, ganun din ang buhay. Now, your result, magdidepende yan sa subconscious mo. Kung ano ang mga paniniwala mo sa buhay. Kaya nga may mga iba ganitong paniniwala. Ang isa daw pong mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, hindi mo napapangarapin yung mamay. Kasi maaalala mo yung sinulit eh, kung paano mo dinila-dila. Pinapasok, madali mahirap. Yung sinulit na nahihirapan kang ipasok, katawan mo pa kaya ipasok. Hindi lalong ipasok yun. Isa kang magiging mahirap in the future, kung mahilig ko kayo manood ng soap opera. Bakit? Kasi sa soap opera, ang laging bida, mahirap. Ang mayaman, masama lagi ang ugali. Kung araw-araw pinapanood mo yon, di ba nakikita mo ang bida, nag-aaway ng binan, laging walang pera, nabibitin sa pambayad ng gastusin. Kaya ikaw, kung araw-araw mo pinapanood yan, habang nag-aaway kayo ng binan mo, walang-wala ka ng pera, tuwang-tuwa ka kasi feeling mo, ikaw yung artistang lagi mo pinapanood. May effect po yon. Parang mahilig ka sa horror film, sigurado po ako matatakotin kayo sa dilim. Di ba may humangin lang malakas, kakabahan ka na. Kasi mahilig ka manood. Mahilig ka manood ng mga drama, iyakin ka. Makwentuhan ka lang ng konti, may nangyari lang konti sa'yo, feeling mo, pasan mo na yung buong mundo. Kaya malaki po ang factor ng programming sa atin. Okay, now, ang tanong, paano ko mababago ang subconscious ko? Mababago mo ang subconscious mo because of conscious. Ang subconscious, ang tawag dito, slave. Hindi po ito nag-a-analyze, kaya kung anong ipig mo, oo lang siya ng oo. Ang conscious mind, ang tawag dyan, yan yung master. Siya po ang susunod, siya ang mamamahala kung anong magiging programming mo. Kaya kung nasabi na the moment, parang ganito, upline ka. Ayaw man libre sa downline. Ang gusto mo lagi, ikaw nililibre ng upline mo. Subconsciously, ang sinasabi mo sa sarili mo, huwag lumaki grupo mo. Bakit? Kasi pag lumaki ang grupo mo, malilibre ka, hindi. The mere fact na nagpapalibre ka, ayaw mong libre. Kaya ang nangyayari, ang ina-attract mo, negative. Ito ba? Upline, grabe. Ang laki na po ng grupo ko, hindi ko na mababaan yung strong leg ko. Huwag kayo magsasabi ng ganyan. Kasi pag nagsabi kayo, ah, malaki na pala grupo niya. Nahihirapan na pala siya. O sige, babawasan ko yung grupo niya. Ay, lumipat yung iba. Ay, maglaylo kayo. Ay, lumigil kayo. Papakuntiin. Kasi ikaw mismo ang umaaray. Kaya dapat ang tinataas mo, alagi namin term, you will never be rich if ang tinatawag ni stress tolerance maliit. Dapat ang stress tolerance mo malaki. Lahat ng mayayaman, malalaki ang stress tolerance niya. Ibig sabihin, ang mayaman pag may problema, masaya. Ang mahihirap pag may problema, tinatakbuhan. Kaya kailangan niyong baguhin. Kumbaga, para sa inyo, kung gusto niyo umaman, ang number one na goal niyo, isulat niyo lahat ng may utang kayo, bayaran niyo unti-unti. Kasi magiging magandang effect sa inyo nun. Kasi the moment nag-isip ka na babayaran, positive na agad yon. At magugulat ka, marami yung biglang darating na perang papasok sa'yo. Pag ang iniisip mo naman, iwasan mo yung mga inutangan mo, ang sinasabi mo rin sa sarili mo, huwag kang bigyan ng pera. Kasi iniiwasan mo nga, ang iniisip mo, wala akong pera. Anong mangyayari? Ibibigay sa'yo kung ano ang iniisip mo. Kaya be very careful with those kinds of mga dapat na binabago natin sa sarili natin. Okay? Now, regarding dito sa programming, lahat tayo may kanya-kanyang tinatawag na, ala, anong binawa ko? Yun. Lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Kaya lang sabi ko, if you want to change your life, you just need to change your subconscious. Kailangan nyo po talaga siyang baguhin. Okay? Now, maliban po sa programming natin, okay? Lahat tayo may tinatawag na dreams. This is the pinaka-common na pangarap ng lahat. This is the major dreams ng lahat. Sino ang gusto magkaroon ng maraming pera? Yes! Now, guys, huwag po kayong mahiya at aminin na gusto nyo ng pera. Kasi marami pong Pilipino na ayaw daw nila ng pera, hindi daw sa kanila importante ang pera, pero trabaho ng trabaho para sa pera. Sa mga nagsasabing hindi po importante ang pera, akin na lang po lahat ng pera nyo tinatanggap ko. Care po ba tayo? So nagsasabing hindi importante ang pera, subukan mo magtrabaho at sabihin ng boss, huwag nyo na po akong swelduhan. Kasi importante, ang money is just like an oxygen. Sa panahon ngayon, bakit importante ang pera? Simple. Ang pera, ang equivalent niya ano? Food. Ano yan? Food.
Hindi importante ang pera. Paano kakain? Magtatanim ka? Pagkatanim, aantay nung lumaki? Pagkalaki, kukunin mo, ikaw pa maglulot. Gano'ng katagal yun? Rather than if you have the money, punta ka ng palengke, bilhin mo yung gusto mong bilhin, lutuin mo yung gusto mong lutuin, mabilis. Kaya importante po ang pera. Sa pagmamahal, sa family, when poverty knocks on your door, love flies away. Sa relationship, hindi pwedeng puro pagmamahalan lang. Kailangan nyo ng pera. Paano kayo mag-celebrate ng month? Sarin nyo ng anniversary nyo kung wala kayo? Pera. Okay, pag ito last. Pag wala kayong pera, titigil ang daloy ng kuryente sa bahay nyo. Tama po ba? Kaya, importante po ang pera. Okay. Sunod, kotse. Sinong gusto magkaroon po ng sasakyan? Now, masarap po magkaroon ng sasakyan. Kasi pag umalis ka sa bahay nyo, na-presko ka. Pagdating mo sa pupuntahan mo, presko ko pa rin. Kasi sa pag wala ka pong kotse, mabango ka umalis, pagdating mo sa pupuntahan mo, hindi ka na ganon, kabango. Okay, kaya importante pong sasakyan. Okay, sunod, family. Magkaroon ka ng maraming time sa pamilya mo, importante yun. Kaya nga dito ang kagandahan, magtatanim lang po kayo ng oras, pero pagdating na ang oras, tutubo din po siya ng saan katerbang oras. Guys, for almost 2 to 3 years akong humataw ng sobra. Nung kumikita na po ako ng malaki, alam mo, pinakamagandang nangyari sa akin, ang naging problema ko, oras. Dumating ako sa time dati na kailangan ko po manood ng sini araw-araw, kailangan ko magpamasahe araw-araw, gumimi, gabi-gabi, uminom at malasing para lang maubos ko yung oras ko. Kasi nung na-establish ko po yung group ko, hindi na po ako pinapansin, may problema din po kaya sa apply. Una, pag nagkaroon ka ng kotse, lahat ng downline mo close kayo. Kasi maya't maya ikaw hahanapin, apply na saan ka, apply na saan ka, apply, papakausap ko sa'yo. Sanay na sanay ka na lahat ng downline mo nagsisiksikan. Pag downline mo lahat nagkaroon ng kotse, minsan hindi ka napapansin eh. Kasi may kanya-kanya na silang ginagawa. Kaya may stages din kaya ang apply ng nalulungkot. Yung alam mong dati sanay ka na marami bilog after ng event, mag-isa ka na lang. Alam ka, sanay ka na. Downline ko. Nasanay ka na tinetext ka lagi. Apply pa paano mag-OPP, apply, importante ba, 3 health, apply, paano mag-ingkot. Tapos isang araw wala nang nagtitext sa'yo. Totoo mo yan. Kaya aabutan yan. Kaya ako nung lumaki na yung group ko, ang nangyari talaga that time, in-enjoy ko rin ng sobra. Talagang nagsa-shopping ko ako nang hindi ko kailangan mamili. Isipin mo sa-shopping ka para meron ka lang gawin. Masarap po ba yung gano'n na buhay? Yes! Totoo yun. Kaya nga, sabi ko sa inyo na ibang-ibang mangyari sa inyo, taniman nyo lang muna ito ng oras. Sa mga wala pa pong karelasyon, huwag na muna kayo magrelasyon. So, time nyo na muna ito. Sa mga boyfriend at girlfriend, kung yung karelasyon nyo ayaw kayong suportahan, iwalayin nyo na muna yun. Bakit? I-clear ko lang, i-clear ko. Ang karelasyon, nandyan para mag-support. Even gusto mo o hindi yung ginagawa ng karelasyon, as long as na wala naman masama, supportahan mo. Kasi ganun ang relationship. Ang relationship, hindi siya create para mag-control ka. Create siya para kayong dalawa mag-support sa isa't isa. Ang nangyayari, bakit ko mas pinopromote na huwag muna kayo magkarelasyon? Kasi pareho po ang hinihingi ng relationship at ng career. Kaya di ba nasasabi nila lagi, mahirap maging successful sa career at maging successful sa love life ng sabay. Totoo, mahirap pagsabay, pero pwedeng unahin mo yumaman. Pag inuna mo yumaman, madali na pong maging successful sa love life. Okay, ano bang hinihingi sa love life? Time! Pera! Ano pa? Yung puntatlo ang hinihingi. Pareho po yan siloso. Siloso po ang karelasyon, siloso din po ang karir. Kaya kung meron may uunahin, unahin yung yumaman. Kasi pag mayaman ka, madali kong balikan lahat. Sa mga lalaki, kung mahirap ka, mag-i-effort ka manligaw. Mag-i-effort ka magpalakas sa pamilya ng babae. Pero pag mapera ka na, hindi mo na kailangan manligaw. Mamimili ka na lang. Kasi, yan eh. Guys, no offense po sa mga babae, hindi ko po sinasabing mukhang pera po kayo. Ang pinapoint out ko lang, lalo pa po sa panahon ngayon, hindi naman po totoo ang courtship. Yan po ang isa sa pinakahalos plastic na stages ng relationship, courtship. Bakit? Pag ang lalaki naliligaw, lahat ng maganda niya lang ang ipapakita niya sa babae. Kahit naiinis na yan, pag antayin mo yan ng 5 oras, nakangiti pa rin yan. Pwede mo ba akong sundin? Okay lang. Pero pag kayo niya, di ba? Ano ba? 1 oras ang tagal-tagal mo?
babae na untog tuloy nung... Diba? Nagbabago. Now, ano ang binupoint out ko? Guys, importante pag gumikita ka kasi ng pera, mas madali at mas magagawa mo lahat ng mabilis. Example, alam nyo magali dito papuntang United States, 12 hours lang. Straight, ng aeroplano, from here going to LA, 12 hours. Ibig sabihin, malapit lang naman pala. Bakit lumalayo ang papuntang Amerika? Lumalayo kasi nag-iipon ka pa ng pera. Ibig sabihin, ang nagpatagal yung pag-iipon ng pera, hindi naman yung biyahe. Ganun din po sa relationship. Kaya kung ako may uunahin kayo, unahin nyo lahat. Guys, nung nag-networking ako, ang dami kong ginibap kong maglaro ng manood ng Naruto, even I really love manood ng cartoons. Yung Dota, binawasan ko. Ang dami kong gustong game sa PlayStation na laro eh, na hindi ko nilaro kasi alam ko pag nilaro ko, tutuloy-tuloy ako. Ano yung ginibap? Pero right now, nabalikan ko lahat. Ang pinaka hindi ko po makalimutan, sabi sa akin ng friend ko before, Joseph, mag-enjoy na lang tayo, gumimik na tayo muna, inom tayo gabi-gabi, sabi, bihira naman tayo magiging binata, magseryoso na lang tayo pag may asawa na tayo. Yung sagot niya sa akin. Sa mga katuwid, hindi ko sinunod. Sabi ko, ayoko na muna, tagalan natin uminom, high school pa, wala naman nagbabago sa buhay natin. Yung lasa ng alak, hindi naman magbabago. Hindi naman yan mauubos, di ba? Yung gimmick, hindi naman mawawala, dumadami pa lalo. Eh sabi ko, unahin ko muna to. Good news, after several years, i-compute mo lahat ng gimmick nila. Kasi sila, ginare nila yung gimmick. Ako, ginare ko yung in-global. Good news, pag kinumbine mo, mas marami pa po yung naging gimmick ko sa kanila kesa sila mismo. Saan sila gumimik? Sa Bicol. Saan pa sila gumimik? Sa Bicol. Saan po ulit sila gumimik? Sa Bicol. Ako, saan ako nakagimik? Manila. Saan ako nakagimik? Hong Kong. Singapore. Wow. United States. Wow. Europe. Ang dami ko kayo na gimmick card, ay ba ito din sa mga pinaka-high-end na gimmick card, namin na puntahan before. Kaya nga doon ko na-realize na napakaganda pala na dapat maging tamang start nyo. Bakit? Unahin nyo love life. Pag gutom kayo, maghihiwalay din kayo. Di ba yung mga, hindi na rin gusto ko kasama kita, nung may anak na, ayun, nag-abroad yung isa, naiwan mo yung asawa mo. Ganun yung tendency na tingnan sinabi. Kaya unahin nyo, finances. Unahin nyo kami doon talaga para magkaroon nga ng maraming time sa family nyo. Okay? Sunod, sa ito, reminder, open po kayo mag-asawa agad. Sa mga kapag graduate na nang hindi ko maintindihan sa mga tao pagka-graduate at nagkaroon ng trabaho, parang nakakuryente lahat ng magsipag-asawa. Alam nyo kung bakit? Kasi karamihan na nagkakaroon ng asawa may emptiness na nararamdaman sa sarili. Ano yung emptiness? Naghahanap ng pagmamahal sa ibang tao? Bad trip sa magulang gustong tumakas para mag-separate na ng bahay? Or ang iba, akala nila, pag nagkaroon ka na ng asawa, magiging masaya ka. It's not true. It's not true having plenty of money that you will be happy. It's not true also na wala kang pera, hindi ka magiging masaya. Ang happiness is just a state of mind. Nasa sayo kung paano ka magiging masaya. Pwede ka maging masayang single, pwede ka maging masayang may asawa. Nasa choice mo yon. Kaya para sa akin, dapat ang pinaka-importante yung mapunan, sarili nyo. Learn to love yourself before loving someone. Hindi po dapat na mas mamahalin mo ang ibang tao kaysa sa sarili mo kasi mas kasama mo yung sarili mo araw-araw kaysa sa ibang tao niyo. Okay po ba? Now, sunod. Sinong gusto magkaroon ng bahay? Alam niyo ba kung anong mangyayari sa May 19? Anong meron sa May 19? Sa May 19 po, ang Philippine Arena Anniversary natin. This coming 2019, it will be 13th year anniversary natin. The good thing dun guys, napakaganda po, napaka-generous ng in-global kasi taon-taon dati ang pinamimigay kotse. Dati kotse, nagkaroon ng sports car, Mustang yung pinamigay, sumunod naman mga kotse naman. Last year, namin rin napunot. Ngayon, ang maganda ang ipamimigay. Kaya ito po sa inyo, bitbitin nyo sa anniversary buong pamilya nyo at buong angkan nyo. Ang sabihin nyo na lang sa kanila, magkaka-reunion kayo sa Philippine Arena. O, ang pinakamaganda po sa Philippine Arena kasi siya lang po ang nag-iisa na indoor coliseum sa buong mundo na ganun po kalaki. Wala pong ibang ganun na meron sa ibang mundo kundi sa Pilipinas lang. Kaya pwedeng palakpakan nyo. Guys, ano meron sa
anniversary, marami pong artista, sobrang daming artista, makikita nyo po yung mga iba't ibang delegates coming from different parts of the world. Kaya kung may mga downline po kayo, mga foreigner, nagaling pong ibang bansa, mas maganda sabihin nyo sa upline nyo para pwede baka makasama pa po sila sa, at again, yung opening. Opening yung naglalakad na may mga hawak kung flag mismo ng kada country. Kaya kausapin nyo yung upline yung para pwede, if ever, kung maisingit pa po sila sa paglalakad sa opening. Okay? Now, itong lahat na to, this is the pinaka dream natin. Makapag-travel sa iba't ibang lugar, dream din po natin yan lahat. Okay? Now, mapapansin mo guys, itong lahat na to, pangarap to, even hindi ka nag-network. Ang pagkakaiba lang, pag networker po kayo, ang tawag dito, asset. Pag hindi ka networker, ang tawag dito, liabilities. Pag bibili ka ng bahay, liabilities po yan. Kasi yung bahay ko po na niregalo ko sa dad ko, of halos ang monthly expenses ko, aabot po ako ng 100,000 buwan-buwan. Monthly expenses. Guard. Tubig. Ang tubig ko po para kung water filling station. Pinaayos ko po lahat para sabi ko naka-reverse osmosis yung tubig para mas healthy sa katawan. Ang hindi ko na-anticipate kasi ang gastos ko ng pagkoconnect ng tubig, 200,000. Sabi ko, okay lang, mura lang, 200,000 lang isa ang gastos. Ang hindi ko na-anticipate, meron palang tinatawag na maintenance. Buwan-buwan, nagpapalit ng filter, naglalagay ng asin, di ba mga nilalagay ng ano, sabi ko, pambihira. Kaya ngayon, pag kinumpit ko ang gastos ko, mga katulong, lahat-lahat, halos aabot ng 100,000 pesos, bahay lang. Imagine mo guys, kaya nga, hindi po din healthy the moment na nagsisimula pa lang po kayo. Ako, tinatanong ako, bakit hindi pa ako nagpapagawa ng sarili kong bahay? Technically, parang bahay ko na rin yun, pero binigay ko sa dad ko. Bakit hindi mo na ako nagsasarili ng bahay? Kasi nga, hindi po ako napapraktikalan. Gagawa ako magandang bahay. Gagastosan ko siguro mga 50 million isang bahay. Pagkagastos ko ng bahay, is lagi po ako nasa out of the country. Katulad ngayon, 2 days from now, Cebu na naman ako. After, meron pa kaming Ordeneta. Nakin ko pupuntahan. Now, pagpunta ko ngayon sa iba't ibang bansa, sino ang nakatira dun sa bahay? Katulong. Yung katulong, pinagawan ko ng bahay na 50 million para kung meron doon at susunduan kong buwan-buwan. Ang serte naman niya. Diba? Kaya mas dihamak na mag-hook sa 100,000. Umaka-hotel ka na ng ilang, kahit isang buwan siguro araw-araw sa mga hindi ganun kamamahal na hotel. Saan ka na? Ang dami pang utusan sa hotel. Diba? Ang dami yung mga bellboy, mga ano pwede mong utusan. Now, ganun lang siya kasimple. Bakit hanggang ngayon? Pero nag-iisip na rin po ako, nag-ipili ako. Ayoko na ng Bicol eh. It's either Batangas or sa Antipolo area. Kaya nag-iisip po ako saan ako pwede magpabayad. Na gusto ko pati sabay na yung resort. But anyway, balik po tayo dito guys. Now, bakit ko nasasabing asset at liabilities? Pag may kotse ka at ordinary kang empleyado, liabilities to. Kasi gagastos ka ng pera. Pag networker ka, asset to kasi nagpapasok sa iyo ng pera. Ang bahay, asset din po technically kasi doon din ako nagkakantak ng meeting sa bahay, doon din ako, yung mga downline ko pag nandun ay i-inspire, kaya asset din po siya. Yung pagkakaroon ka ng time sa family mo, asset din. Kaya yun ang point ko. Whether gawin niyo po hindi ang networking, ito rin yung gusto niyo. Gusto niyo rin makapunta ng iba't ibang bansa. Pagpunta ka ng iba't ibang bansa, gastos yun. Pero pag nasa in global ka, asset yun. Kasi yung down yung grabe up rin, gusto ko sumunod din ako sa'yo. Anong gagawin ko? Yun, humataw ka, kailangan mo rin gawin to. Then ano ang point ko? Guys, ang networking para lang po siyang cellphone. Ang cellphone, sobrang dami po na meron yan noon. Anong meron sa cellphone natin? Ito lang para mas makarelate. Ang pagbibidyo po noon, million po gagastos ninyo. Pag magbibidyo ka, million bakit? Kailangan mo ng camera. Kailangan mo ng lighting, director. Kailangan mo ng maraming tao. Gano'ng kalalaking camera before. Ngayon, sa kamay nyo lang, pwede na kayo mag-video. Yan po ang technology right now. Na kung mapapansin mo, yung dating ginawa na combination, ang cellphone, may compass, may flashlight, may computer, ang dami na, may radio. Di ba dati, pag makikinig ka ng sound, ang kaharap mo, cassette. Pag manunod ka ng pelikula, ang harap mo, VHS o VCD. Pag maglalaro ka ng games, family computer, Game & Watch, or kung PlayStation, di ba? Ngayon, halos lahat cellphone na. Cellphone na lang lagi. Nagre-record ka cellphone, nag-aaral ka cellphone, nagtatrabaho ka cellphone. Yun ang tinatawag na combination ngayon. Now, ganun din ang networking. Ang networking, ang pagkakaiba niya lang, kesa makuha mo to after mag-retire na 50 anos ka na, 60 years old ka na, sa AIM Global, baka in a span of 4 years, 5 years, makuha mo lahat ng yeah. Kasi it happens sa amin eh, na you're
very lucky na nga kasi kayo, may online market. Kami yung market namin dati, kapitbahay, pupunta ka pa ng biyahe-biyahe. Ngayon, sa kamay nyo, ang naiikot nyo na buong mundo. Ganun kay Matt, ang kaganda pa sa Global, talaga ready siya for expansion. Okay, now, ang tanong sa akin ng karamihan, i-upline, yes, ang gaganda ng mga sinasabi mo, ang ganda ng mga results nyo. At tanong, kaya ba namin makuha yung results nyo? Kayo matagal na, kami nagsisimula pala, posible ba talaga na pwedeng makuha to? Kasi akala ko sa network una, guys, kung ang networking una-unahan, ito lang point ko. Alam niyo ba, nag-join ako sa networking 2003 of October. Kung totoong una-unahan ng networking, sana umaman po lahat ng 2002 pababa. Bakit? May networking ako sa Philippines 1980s. Nauna po yung Barclay, High Desert, yan po yung mga naunang networking. Ang nagsumunod, 1990s, nagkaroon ng Forever Living, nagkaroon ng iba't ibang networking. Nang 2000 naman, nagkaroon ng First Quadrant. Ang daming mga iba't ibang networking company. Now, ang tanong ngayon, ano yung dapat meron kayo para kayo maging successful? Okay? For us to get our dreams, may choice tayo. Now, ang unang choice natin, pwedeng maging empleyado. Okay? And technically, pag nagtatrabaho ka, alam naman natin lahat, ang employment, it is not designed for you to become rich. It is designed for you to work for the rest of your life. May idudugtong lang po ako sa mga missing link na baka marami po sa inyo, ito po yung nagiging tanong. Bakit ko po laging sinasabi na ang employment, hindi ka po payayamanin? Now guys, we need to research. Kaya nga sa mga sinasabi ko dito, I do suggest mag-research din po kayo for you to find out tama ba talaga sinasabi ko or hindi. O baka, mali mo, binobola ko lang pala kayo. Okay, now, magsimula tayo lahat sa mindset. Meron tayong tinatawag na school. Ito marami nagre-react lagi sa akin dito kasi ang akala talaga nila, I really hate studying, I don't love learning. Hindi po. Hindi nga ako aabot sa magdi-discuss lang ito kung I really don't love learning. But the reality is, school is not created for us to create successful na tao. The sad part sa ganito, hindi ko po sinasabing lahat kasi may mga ibang school na nag-a-adjust na rin sa panahon ngayon. Pero, ano ang pinaka-common purpose ng school? Create siya before para mag-create ng workforce. Industrial age na imbento ang school at create siya para mag-create ng mga taong nagtatrabaho. Okay? Kaya nga kung mapapansin mo sa school, nung nag-aaral ka, 8 hours. Sa work, nung nagtatrabaho ka, 8 hours. Nag-work ka ng ID sa school. Nagsusot ka rin ng ID sa work. Nag-uniform kayo sa school. Nag-uniform ka rin sa work. And we are trained not to think. We are trained what to think. Magkaiba yun. Hindi tayo tinuruan mag-question. Ang dami natin pwedeng i-question kung iisipin mo sa mga nangyayari sa atin. Parang ito, example na question ko. Pagcore, loto. Ang loto natin, create, sabi nila para tumulong sa Pilipino. Tama? Pero mapapansin nyo, halimbawa, nagpasok ng pera 1,000 sa pagcore. Nagpaya tayo lang sa loto 1,000. Ang pinamimigay ba ng premyo 1,000? Magkano pinamimigay? Sabi natin 40%, 400. Yung 600, gagamitin ng government. Ang tanong ko, eh bakit 400 lang yung binalik? Technically, it's not help. Ano ang point ko, guys? Marami po tayo kung maiisip nyo ng mga ginagawa na malaki po ang magiging question mark. Okay, now, balik tayo dito sa school. Since ang school, karaniit siya for us. Para hindi mag-isip at maging ready, isipin mo, we are obliged to 8 hours per day, mauupo, mag-aaral ka ng Neptune, Jupiter, Saturn, na hindi mo malang magagamit yan sa buong buhay mo. Memorization, sabi ko, bakit kailangan i-memorize ang history, bakit kailangan i-memorize yung buhay ng ibang tao, kung pwede ang i-memorize kung magkano yung kilo ng manok dito sa kapitbahay ko, magkano yung kilo ng manok dito sa palengke, ano ang mas mura. Mas dihamak, mas nakatipid ka pa kung yun ang pinag-aaralan natin at minememorize natin, rather than minememorize natin yung mga sinauna-una pang tao. Okay, now, after dito, ready ka na. 16 years ka nag-aaral. 16 years ka mag-aaral para ka dito bumagsak. Pagbagsak mo dyan na nagtatrabaho ka, you feel good. You feel, wow, this is it. Dito na ako yayaman, dito na matatanggap lahat ng pangarap ko, dito ko na makakuha. But the problem is, dinisign din po ang employment. 12, 3, 6, 9. Kaya nga, pag sinabihin po kayo, networker kayo, ang tawag sa inyo, pyramiding. Ang tawagin mo sa kanila, pag empleyado ka, ikaw, circle. Bakit circle?
Mahal. Kasi yung buhay mo, gigising ka ng 5, papasok ka ng 7, uuwi ka ng 5, patutulog ka ng ganito. Paikot-ikot lang ang buhay mo. Wala naman nang iyayari. Guys, binigyan ka ng pera sa employment. Okay, para matuwa naman kayo. Yung magandang employment kasi may sweldo kami. Yes, may sweldo kayo. Pero kung mapapansin, yung sweldo mo, pinapadaan lang sa kamay mo. Pagkabayad sa'yo, lagagastosin, tatanggalan ng tax, SSS, GSIS, PhilHealth, pamasahe, pangkain, lahat-lahat. Ubos, ito pa dulo. Binigyan ka ng 13-month pay, binigyan ka ng okasyon, binigyan ka ng December, ubos din 13-month pay mo. Binigyan ka ng akinsing asweldo, kinabukasan sa mall, may sales, ubos din pera mo. Kung mapapansin mo, dinisyang siya lahat na hindi kayo dapat istresin ng sobra at hindi rin kayong sobrang matawa. Kasi pag sobra kayong na-inspire at marami kayong pera, mga kaipon kayo, aalis kayo sa trabaho nyo. Pag sobra naman, kinontian ang sweldo nyo, mababadrip kayo, aalisin kayo sa trabaho nyo. Kaya ang ibibigay sa inyo, sapat lang. Sapat lang na hindi ka mababadrip ng sobra, sapat lang na hindi ka naman mag-inspire ng sobra. Now, uubusin na sa'yo lahat ng oras mo. So, we are not working 8 hours. You are working 8 hours sa office, 8 hours na sleep. Ano pa bang meron? Travel time na 2 hours. Babiyahe ka, back and forth, maliligo ka, kakain ka, lahat-lahat. Ilan yan? Halos ubus ang isang araw mo. Kaya no wonder ang mga empleyado pag ino-offeran ng networking, ah, wala akong time, mahirap yan, hindi kayo. Totoo po talaga kasi inuubos na. Dinisign na po yan, idagdag mo pa dyan kung may karelasyon ka, mag-date pa kayo, iba pa yung date ng kaibigan mo sa date ng girlfriend mo, magkaiba pang date yun, andayang mabalansin. Now, ano ang pinapoint out ko? Guys, sila, pinag-aralan nila to. Dinagdagan ka pa. Okay. Stress ka na sa work. Stress ka na sa school. Nakakawala ka. Wow, I'm free. Inulong ka ulit sa work. Inubos oras mo. Dagdagan ka pa ng sangkaterbang food na unhealthy. Since nagmamadali ka lagi, kakain ka ng unhealthy food, kakain ka ng mga dilata, kakain ka ng fast food. Ang isang taong unhealthy, unmotivated. Always remember, we have 4 chemicals sa katawan natin na nagpa-feel good sa atin. Meron tayong dopamine, oxytocin, serotonin, dopamine. So doon na lang tayo sa dopamine. Ang dopamine, siya ang nagko-cause para tayo maging masaya. Kaya kung gusto niyo, kung nalulungkot po kayo, hindi totoong malungkot ka dahil sa nangyayari sa buhay mo. Kaya ka malungkot kasi kulang ka lang sa vitamins. Kumain ka ng saging, magiging masaya ka. Kumain ka ng dark chocolate, magiging masaya ka. Malungkutin ka lagi, magpabilad ka sa araw at least 15 minutes para magkaroon ka ng vitamin D para you feel good. Mag-exercise ka para yung katawan mo nasasag yung mga negative energy. Maligo ka sa dagat. Walang naliligo sa dagat na umiiyak. Diba? Ano ang point ko? You have so many things na pwedeng gawin for you to be happy. The problem with us, we're thinking na wala pa yung control. Ang akala natin, pag malungkot tayo, antay na lang natin maging masaya. No, kung malungkot ka, manood ka ng comedy, maya-maya, ngumingiti ka na. Ang nagiging problema sa atin, yung mga tao kasi nagpapalungkot sa buhay mo, hindi mo pa pinuputol. Kung mga itong tao kung nakapalimot, pinapalungkot ka, iputulin mo lahat yan. Maghanap ka ng ibang mga kaibigan na masaya. Happy. Anong ginagawa mo sa sarili mo na ang kasama mo yung mga taong nagpapalungkot sa'yo? Manunod ka pa ng nakakalungkot na mga soap opera sa TV. Ang gangit, ninaabangan mo kailan mamamatay si Cardo. Kahina mo pa ng chichirya, di ba? Negative pa yung kinakain mo. What do you expect? Eating unhealthy food, watching unhealthy movies, tapos meron kang habit sa katawan na healthy. What do you expect na mangyayari sa'yo? It will be unhealthy. Kumbaga parang ganyan, kung diabetic ka, hindi ka diabetic dahil sa pinanganak kang diabetic or hereditarian, mahilig ka lang sa sugar, mahilig ka lang kumain. Ganun lang kasi parang ito, may mga iba, i-apply, kaya ako mataba kasi big bone ako. Kasi matagal ang metabolism sa katawan ko. Ako magsasabi, kaya ka mataba, malakas kang lumamon, hindi ko nag-exercise, yun lang yun. May iba ganito nagdasal. Lord, pupunta ako sa department store o sa grocery. Kayong grocery,
gusto kong kumain ng ice cream. Pero Lord, tulungan mo ako, kailangan ko ng sign. Pag pumunta ako dun sa tindahan ng ice cream at wala akong nahanap ng parking, yun po yung sign na hindi na po ako kakain. Deal po ba tayo? Okay, sige. Pumunta. Ikot. Oh, walang parking. Ikot. Walang parking. Walang parking. Ikot lang muna isa-isa. Oh, last na ikot. Nung may nakita, Lord, thank you po. Talagang pwede mo pala ako kumain ng ice cream. Guys, wala yung pinagkaiba sa mga ibang distributor. Ang tawag ko, asshole. Yung tanong ng tanong, ito pa pinakamalala. Yung tanong niya, may hinahanap siyang sagot. Tingin mo ba tama ginagawa ko? Tingin mo ba tama ginagawa ko? Sabi mo na tama yung naisip. Marami pong ganawa. Kaya, for you to have a proper guide sa pag-network niyo, maghanap po kayo ng mentor. Ang mentor, narating na niya yung gusto mong marating. Don't ever believe on someone na nagsasabi. Ito, don't get offended. If your parents is poor, don't ever listen to them about money. Yes. Kasi kung mayaman ang magulang mo, dapat alam nila. E kung mahirap magulang mo at sila pang salita ng salita tungkol sa pera at nakikinig at sinusunod mo sila, good news, pagdating ng oras, dalawa na kayong mahirap. Ganun na siya kasi you can never give what you don't have. Paano magbibigay, mag-advise ka na paano yumaman? Ikaw nga mismo, hindi ka naman mayaman. It will never happen. Kaya para sa akin, yun ang kailangan niyo lang po gawin. Maghanap kayo ng mentor. At isa pa, yung mentor, kung anong sasabihin sa inyo, komportable ka o hindi, pagtungkol sa network, gawin nyo. At kadalasan na sasabihin sa inyo ng mentor, yung ayaw mong marinig. Hindi po siya nandyan para, ang galing-galing mo, at sasabihin, hindi, ito dapat mong gawin, yun ang mentor. Kaya maghanap po kayo para mas maging maganda ang guide nyo at mas maging pabilis. In short, kung idudugtong-dugtong ko po to, ubos na oras mo dito, lagyan ka pa ng sangkaterbang okasyon. Ang okasyon simula January hanggang December, hindi naman po nauubos. Ang pinaka-purpose ng okasyon para tayo pag-asusin. Kaya nga di ba pansinin mo, dati wala naman mansari. Bakit may mansari na? Kasi hindi po lahat umaabot ng anniversary. Kailangan kumita. Di ba? Kailan kumikita ang restaurant? May Mother's Day, Father's Day, Valentine's. Kailan nagiging malakas ang bulaklak sa araw ng patay at araw ng mga puso? Kailangan ang okasyon para lumakas yung benta. Kaya nga baka susunod yan, may week sari na eh, pag tumagal-tagal pa. Diba? Kasi baka hindi na rin umabot ng mansari, week sari naman, diba? Sunod yun, day sari, o diba? Pero paman sabihin mo, parang imposible yan, tandaan mo. Ang pag-deliver dati. Ang isang linggo, dalawang linggo, isang buwan katanggap-tanggap. Ngayon, ang isang linggo, ang tagal. Di ba, pag mag-order ka, ngayon may mga sa bahay na, katulad sa pag nag-grocery, o order lang kami, kinabukasan, i-deliver sa bahay. Darating ang time, 1 hour, 2 hours, i-deliver na ng drone. Kasi magkakaroon ng time na yung mga drone na yung lilipad, didiretso na lang sa bahay mo, doon na lang ibabagsak. And it will happen. Kumbaga, nangyayari na yun sa panahon ngayon, nagkakataon lang sa ano yung kay Jack Ma, Alibaba. Kanila yung nagkukuha ng mga product nila tapos i-deliver at i-repack. Robot na, hindi naman tao. Imagine mo yung ganun. Kaya huwag kayong magtaka. Meron na tayong tinatawag na smartphone, may smartwatch. Meron na rin po tayo pagdating ng oras, smart pants. Ano yung magsasabi na siya, taba-taba mo na, magpapayat ka na ulit. Yun, smart rep. Ano yung rep siya na magsasabi, wala ka ng itlog, mag-order ka na. Diba? Kaya, because of sensor. Diba kasi ang rep, pwede siya magkaroon ng sensor na alam, yung lalagyan ng itlog, gumaan na lahat, di misin paubos na yung itlog. Ngayon, mag-order na siya diretso sa grocery, kaya po yun. Kumbaga nangyayari na sa panahon yun, nakapapunta na nga tayo ng tao sa buwan, nagtataka ka pa yan lang na ganyan na. Tandaan mo, ang drone, nag-exist siya way back 1930s, ginagamit siya sa military. Ngayon lang lumabas ang drone. Ibig sabihin, way back before, grabe na ang technology, ngayon lang nilabas sa tao. Kaya ang tanong, ano pa kaya ang mga technology na meron na ngayon na hindi pa nilalabas sa atin? Kaya ito pa last. Bluetooth Wi-Fi tanggap ng utak nyo. Ang Bluetooth Wi-Fi nag-exist 20 years ago. Ang pagyaman nag-exist thousands of years ago. Marami na po bang yumaman noong unang panahon? Yes! Ibig sabihin, yung technology ng pagyaman nag-exist na naman. Yung Bluetooth at Wi-Fi, ngayon pala nag-exist. Ang tanong ko, bakit tanggap ng utak mo yung Bluetooth at Wi-Fi pero hindi matanggap ng utak mo, nayayaman ka? Mas di hamak na obsolete yung pagyaman kaysa sa Wi-Fi.
Kaya sa totoo lang po, mas madaling umaman sa panahon ngayon kung mag-a-adjust ka lang talaga. Kasi ang magiging problema ng karamihan tao, yung baso. Yung baso mo punong-puno, pag punong-puno yan at tinuturuan ka ng bago, hindi mo yan ma-absorb. Kaya ang tendency kailangan yung ilabas. Kung ano man po ang mga paniniwala niya about money, ano man paniniwala niya about working hard, ano man po ang paniniwala niya about life, kailangan niyo po siyang i-reformat lahat para maging akma po siya sa pagyaman na paggusto niyo. Okay? Kaya yun po yung una, pwede ka maging empleyado, sunod po pwede kayong maging negosyante. Ang pag-negosyo right now, sabi ko nga, ang networking is still a business. Ang pagkakaiba lang ng negosyo sa networking, bakit? Ang networking, hindi mo kailangan ng sobrang laking kapital. Magtayo ka na yung negosyo, 50 million, lipad na mayor's permit, building permit, fire permit, permits pa lang, lipad na po yung 50 million mo. Dagdag mo pa yung rent, idagdag mo pa yung idea, idagdag mo pa yung dami mong gagastos. Sa networking, ang kailangan mo na lang sales. Matuto ka pa paano i-promote ganitong klaseng business. Simple lang, gamitin mo lang yung produkto. Kahit hindi ka na nga magkwento. Diba dati may arthritis ka lagi, uminom ka ng walidus, ngayon pantay ka na maglakad. Kahit hindi ka magkwento, tatanungin ka ng kaibigan mo. Para nung nangyari, bakit pantay ka na maglakad? Anong iniinom mo? O diba? Dati sa dilim hindi ka makita, naglaklak ka ng white, may nakikita ka na. Kahit hindi ka magkwento, pare, kitang-kita na kita, malayo pa lang. Ano ang point, guys? Just use the product. Gamitin mo lang produkto, pumunta ka lang dito, tapos di ba, masaya po ba dito? Yes! Uwi mo sa bahay, madalin mo yung saya. Magtatanong nangyari sa'yo, ang saya sa'yo, Madadala mo. Ano ang point ko, guys? Ang excitement nakakahawa. Even hindi ka marunong mag-explain. Ang important yung mga natutunan mo, ikwento mo, yung na-feel mo, ikwento mo. Yung palang magagawa nyo na po ang networking. The good thing about networking right now, it's so very easy. Bakit? May online na pwede ka mag-copy-paste. I-send mo na lang ng isend yung mga links sa mga prospect mo. Pwede mo gawin. Pwede mo rin sa may mga babae po na medyo magaganda at marami pa nililigaw sa inyo. I-replyan nyo na po lahat ng nililigaw sa inyo. Ang sabihin nyo sa kanila, magkita tayo dito sa Robinson's Galleria. Tama po ba? Pagkita nyo, dalhin mo dito, patilin mo ng seminar. Pagkatay ng seminar, kausapin mo sa gallery ulit, usap kayo, tanungin kung kailan siya mag-join. Magiging sagot niya lang naman, mag-join or kadalasan walang pera. Pag ang sinabi walang pera, sabihin mo, kita mo na yan, ang lakas-lakas ng lubungan ligaw sa akin. Mas walang pera. Paano na lang magiging pamilya natin? At gagawa po ng paraan yan. Okay. Paano kayo makapag-invite even hindi po kayo marunong. Okay? Now, sunod. Bakit kailangan sa AIM? Kasi ang dami pong explanation, ang AIM Global matagal na, ang AIM Global nagsasara na, ang AIM Global, ang dami pang ang iba na kami ang susunod sa AIM Global. Pag yun ang sinabi nila na kami ang susunod sa AIM Global, ang sagutin nyo, bakit pa ako pupunta sa'yo? Isusunod ka palang sa AIM Global kung may AIM Global na. Tama po ba? Kasi ang dami po talaga na i-inspire because of AIM. Kasi AIM Global is the only networking company na nakagawa ng ganitong success na wala pa akong nakakagawa kahit sino Filipino-owned na networking company. Now, 12 years na po tayo at pa 13 years na tayo within this year. Sa kong breaking the record din, kasabi nila lagi, ang AIM Global 3 years lang magsasara. May nagsabi pa. Sa 3 years, pag hindi nagsara ang AIM Global, kada taon na madadagdag, ipapaputol niya daliri na. 12 years na po. Siguro ubos na yung daliri niya. Diba, ang dami po. Ang dami po mga nagtayo na networking company sa building na to. Alam niyo ba sa building na to, gaano karami ang networking company? At karamihan ang narinig ko dati sa mga ibang networking company, kami ang magpapasara ng AIM Global. Yun ang goal nila. Good news, after several years, sila yung nagsara. Kaya, tip ko po sa inyo, you will always get what you attract. Kaya sa mga babae, tip ko, pag may asawa kayo o may karelasyon kayo, huwag niyong pagdududahan. At huwag niyo lagi sasabihin, saan ka naman pupunta, mambabae ka naman, mambabae ka naman. Pagdating po ng oras, mambababae po talaga yan. Kaya huwag mong sabihin yung mga bagay na ayaw mong mangyari. Kasi marami pong iba na, yun nga yung nangyari, magsasara, papasarin lang AIM Global, papasarin, good news, sila po yung nagsara, yung AIM Global, hanggang ngayon, lumalakas. Number, sunod, we are a billion peso company na po. Billionary na po ang mga may-ari ng AIM Global. And, sobra, kasi, isa po ako sa
part pa pala nag-start. Nakita ko po yung hard work po nila, yung gaano po sila kasipag, na until now, wala pong nagbago sa work ethics ng mamayari. Actually, si Doc Ed nga, kararating lang yesterday, galing sa Fiji, galing sa PNG, Sergio naman nasa Africa. Imagine mo, may-ari na po sila. Kaya ang tekniko sa inyo, gusto mo, dapat i-maximize niyo po sila. Kasi habang nag-iikot sila ng iba't ibang country, dapat huwag kang papayag. Sa kada country may aim global, huwag kang papayag na wala kang downline. Dapat meron kang mga downline doon. Okay. Now, sunod, quality products. Ang products po natin, galit po ako ng US every year, nakakapunta po mismo tayo sa kung paano ginagawa yung products natin, talagang napakaganda. Kumbaga, hindi po ito product na basta-basta lang ginawa, ginastosan po ito ng billion. Ang Nature's Way, gumagastos po sila kadalasan ng $1 million para lang mag-research. Mag-research ano yung mga produkto na bagay, ano yung mga gito. Kaya nga, guys, bakit hindi pinopromote ang healthy? Magkakaroon ng budget ang government sa war on drugs, sa mga crimes. Pero bakit wala masyadong karami yung budget na paano i-educate ang tao na kumain ng healthy? Bakit? Kasi malaki po ang pera sa pharma. Malaki po ang pera sa sakit. Kaya nga minsan may mga ibang doktor na hindi ko po sinila lahat, pero may mga ibang doktor na, sige, kumain ka ng kumain ng kumain ng marami habang buntis ka, para pagdating ng oras, lumaki ng sobra yung bata, para hindi ka ino-normal, isi-CS ka. Kasi ang CS mas mahal kaysa sa normal. Oo, tapos pag tinakot ka pa yung asawa, o pag yung asawa mo, kalahati ng buhay, nasa hukay. Pero good news, kasi pag nag-CS, 100% masisip. Eh, syempre, sino ba naman ang ayaw na hindi masip yung asawa mo? Hindi masisip, kaya lang. Kaya, guys, bakit pumutok ang supplement industry? Dati, hindi po hinihinti ng supplement industry kasi ang tao takot. Kumbaga, para tao, ang alam lang natin, pag may sakit, pumunta sa doktor. Yun ang laging alam natin. Kaya lang, may mga nangyaring ganito. Kaya nga, nag-backlash din sa kanila. May mga nangyari na may mga tao na sobrang wala ng hopeless case sa medicine. Sa pharmacy, nabiyan na ng mga doktor hospital, ilabas nyo na dito yung mga nyo sa buhay, samahan nyo na lang sa bahay nyo kasi mga ilang araw na lang siguro ang i-stay niyan. Siyempre kung ikaw, mahal mo sa buhay yun, hindi ka naman pahay na mamamatay. Mag-alternative ka, maghanap ka ng iba't ibang way. Kaya may mga iba na nag-try ng supplement, nakita nila at gumaling. Kaya nga meron akong ibang mga downline dito, may isa ko, father ko, may mild psoriasis yung father ko. Yung mild psoriasis niya, ito yung dandruff sa katawan. Na para kang, antaw niya, parang may dandruff yung buong katawan mo. Nung nag-take siya ng supplement, good news. In a span of almost 2 weeks lang, pumantay ulit yung skin niya at hindi na po nagkaroon parang, parang dandruff. Ganun po kaganda. Kaya ang masasabi ko sa inyo guys, ang supplement, napaka-importante lalo sa panahon kasi we're eating mga unhealthy pagkain. Alam niyo po ba para kayo maging healthy, ilang prutas kailangan niyo kainin araw-araw? 5 lang. 5 fruits, 5 vegetables. Halos ganun mga kailangan mo kainin. Now, ang point ko, kaya mo bang kainin yan? Unless kung chapsoy ulam mo. Fruit salad. Hindi, pero ang point ko, it's very rare sa ating mga kain pa ng healthy diba sa fast pace na life natin. Kaya ang kagandaan, supplement, sila magpo-provide. Sila magdadagdag kahit na mabilis na kumakain kami sa mga unhealthy pagkain at least may pang balance. Okay? Sunod, hybrid marketing plan. Ang kagandaan po sa atin dito, sa umpisa, binary ka mag-push, pero pag establish mo na yung team mo, kikita ka na sa stair steps at sa uni-level. Ang kagandaan dito, kikita ka ng pang-lifetime. Bakit? Kasi pag nasanay yung tao magkape, sino mga nagtutoothbrush dito? Anong brand kadalasan ginagamit ko? Colgate, Close-Up, tama? Ang tagal mo nang gumagamit ng Close-Up ng Colgate, hindi ka naman yung mayaman. Gamitin mo na lang yung toothpaste natin, healthy na siya, mas maganda pa siyang ipin, at maganda nun, kumikita ka pa habang ginagamit mo. E kaya, yung mga ibang upline, pag nasa bahay ng mga downline nila, inuubos agad yung toothpaste. Busing mo na yan, bilisan mo, bili ka ulit. Kidding aside, pero yun yung point ko, guys, ang kagandaan dito, yung marketing plan natin, design po, kaya ang tagal na po natin, hanggang ngayon, grabe po talaga ang mga nangyayari. Okay, sunod. Top 1,000 taxpayer corporation. Na-order po tayo dito mismo sa Pasig na isa po sa pinakamalakas magbigay ng tax sa government. Kaya pwedeng palakpakan po natin na nakakasigil po tayo ng sobra, hindi lang po sa kapwa natin Filipino, even sa government, sa laki po ng naibibigay po natin. Okay, sunod. First ever to use Philippine Arena, tayo po yung pinakauna na networking company na gumamit ng Philippine Arena at wala na pong sumunod.
may mga iba pong sumunod, pero hindi naman kasi nila napuno eh. Tapos hindi na sila umulit kasi nahirapan po sila. Kasi sa atin po, gaano po maganda ang ink? Pinagmamalak nila. Sa kanila daw maganda. Kasi daw, yung kumpanya nila, yung mga pupunta ng Philippine Arena, libre. Walang bayad. Walang entrance. Sa atin po may entrance. Alam mo, sagot ko, mas maganda pa lang yung global. Kasi ang yung global, yung mga distributor, may pambayad. Ibig sabihin, kumikita. Okay. Yung sa'yo po walang pambayad, yung walang makikita yung mga distributor niya. Hindi pa nila mapuno. As in, hindi po na, gaya hindi na po sila umulit. Kasi ang gastos, ang dami nilang libreng sakay, garling dito, papunta sa kanila. Pagdating ako sa libat at puno, kaya hindi na po sila umulit. Kaya tayo lang po ang nakagawa ng taon-taon. Lagi po tayo pinili. Hindi po ang nakakali. Tama ba? Panglima? Yeah. Panglima, isipin, hindi na po tsamba yun. Grabe naman na tsamba yun, ang tagal na, di ba? Kaya hindi po talaga, ibang-iba po nangyari sa inyo. Okay? Sunod, open more than 200 countries. Kaya maganda madali po mag-penetrate ng iba't ibang country. Lalo pa po sa mga iba, I do suggest na maghanap po kayo sa Kazakhstan, Indonesia, may isa pang Turkey. Kung may mga kakailangan mag-network kayo doon, kasi isa din po yun sa gustong-gustong buksan ng company. Ang kagandaan doon, kung mabuksan po ng company, kaya na kapag po bukas, di may downline kayo sa buong country. Okay, tip ko rin po sa inyo para pag may nagtanong, baka may ma-encounter kayo mga foreigner, sabihin nyo lang sa kanila, the moment you can have at least 1,000 downlines, pwede na pong pabuksan ng company yung country niyo. Kaya nasa sa inyo po kung sino ang gustong magbukas po ng country niyo. Ulitin ko, Turkey, Kazakhstan at Indonesia, kung meron po kayong mahahanap ng mga leaders doon, maganda po yun. Okay? Tip ko, para magkaroon po kayo ng idea, i-type lang, networker Turkey, diba? MLMer Turkey, lalabas na po lahat ng mga networker sa country niyo, recruitin mo na isa-isa. Okay, ganoon lang po kasi. Kaya dali na po mag-reflect sa totoo lang ngayon. Ang magiging importante nila, pag-aralan mo rin yung kumpanya nila, kung anong advantage ng company natin compared sa company nila. Okay? Sunod. Hindi ko mabasa. Anong lagay dyan? Pro-distributor. Okay. Anong ibig sabihin ng pro-distributor, guys? Itong company to, isa lang ginawa. Ang mga may-ari natin, dati po silang distributor. Ang naging problema, sila po yung nagpapalaki ng kumpanya, after magpalaki ng kumpanya, nagsasara. Kaya sabi nila Sir John at nila Doc Ed, kesa lipat tayo ng lipat at nagsasara yung kumpanya, magtayo na lang tayo ng isang kumpanya para hindi na magsara. Okay, kaya guys, yung magiging pagod nyo, ito doon nyo na. Kaya nyo po itong ipamana. Alam nyo po ba ang in-global na may pamana system? Yes! Na yung kita mo, pag ikaw na wala sa mundo, pwede mong ibigay sa anak mo. Pag namatay yung anak mo, pwedeng ibigay sa apo mo. Hanggang sa kaapo-apo, hanggang apo sa ingrown, pwede na pong bumago. Kaya isahang paguran. Hindi naman po ibig sabihin na, by downline ka, 100,000. Nung namatay ka, wala na yung lahat. Hindi. Mapapalitan lang yung pangalan ng anak mo, siya nang may downline ng 100,000. And nangyari na po yan sa AIM. Nangyari na po yan hanggang ngayon nangyayari. May mga iba po akong downline na, may isa po akong downline. Napakagaling pong networker. Ang naging problema, nabangga, namatay. Ngayon nung namatay siya, yung hiniwalay na sila ng asawa niya. Meron na siyang ibang babae. Kaya lang ang problema, hindi sila kasal. Hindi din sila anal nung luma. Kaya ang tendency, sana punta yung account. Doon sa original pa rin. Oo, kaya doon sa original, biniro ko, sabi ko, matuwa ka pa rin sa asawa mo, yung lahat ng pinaghirapan niya, sa'yo pa rin napunta. Diba? Kaya ganun po aganda ang AIM Global, guys, na napaka-generous nila na kung ano po yung pinaghirapan nyo, ibibigay po talaga sa inyo. Okay po ba yun? Yes! Okay, sunod. Tayo po, nagkaroon po tayo ng Guinness Books of Record. Ako dati tontuwa dito kasi ang Guinness, naririnig ko lang sa TV, nababasa ko lang sa libro. Nagkaroon po tayo ng Guinness Books of Record na pinakamalaking human smiley at pinakamarami naka-face mask. At wala pong ibang nakagawa pa lang noon kung hindi ang AIM Global. Now, you just need to adapt the culture if you really want to be successful sa ganitong business. Sa mga baguhan, I do believe na nababaday kayo minsan sa palakpak, lalo yung good morning, gabing-gabi na, di ba? Yes, nakakainin ko, but this is the culture of networking. Kaya siya good morning kasi para positive. Bakit may palakpakan, power? Para mas lively naman. Ang boring naman kung hindi kayo dyan gumagalaw. Okay, kaya that is the culture. Now, ano yung mga dapat nyong matutunan? Number one, attitude. Doon ako babalik na you need to change your subconscious.
Dapat ang attitude nyo dito, marunong ka makinig, marunong ka matuto, and stop mo yung say na alam mo na yan, alam ko na yan, no. Hanggang hindi ka pa kumikita pa ng malaki, hindi mo pa yan alam. Kaya ako magkaroon lang kayo lagi ng humble down na attitude na even ako until nang nag-aaral ako, nagbabasa ako, may mga araw akong kailan ako nag-aaral lang, hanggang ngayon, I don't believe na alam ko na lahat kasi the world is changing, lahat nagbabago. Kailangan nag-a-adjust tayo ng pagbabago. Believe. Kanino ka maniniwala? Niwala ko sa inyo. Isahan lang. Kasi ang iba, ang daming kumpanyang pinapaniwalaan, kaya nagkakagulo-gulo. Ang daming produktong pinopromote, kaya nagkakagulo-gulo. Kumbaga, I'm not saying it's wrong, pero hindi ka papasok at madarating sa peak ng career na kumikita ka ng sobrang laki kung ang dami mong ginagawa. Di ba parang ganito yun? Si LeBron James, nakita mo ba nagre-wrestling? Nakita mo ba may mga ginagawa? Hindi, basketball lang. Si Jollibee, chicken lang naman. Hindi naman siya nag-promote pa ng igado, ng biliguan. Di ba? Hindi naman nag-adjust. Nag-focus lang siya, Jollibee, kung anong alam niya. Ganun din ang buhay. Pag ang dami, ang tawag din jack of all trades, sa sobrang dami gustong gawin, lalong wala kang magagawa. Kaya ganun din dito, guys. Ang In Global, 13 years na we have nothing to prove. Ang ganda-ganda na po nangyayari. Gabi-gabi po, ang dami po tao dito. Hindi po dadami ang tao dito kung hindi po maganda ang Global. Kaya, dumadami ang tao dito kasi ang ganda-ganda po ng Global. Okay? Now, products. Pinakasimple po, gamitin nyo naman guys yung produkto. Sa mga tao na medyo hindi po ganun kagaganda ang skin, gumamit ka ng coffee scrub natin. Scrub-scrubin mo yung katawan mo para kuminis-kinis. Kasi ang hirap naman po talaga na nag-discuss ka about beauty products, propaganda, di ba, healthy, di ba, alam mo, maganda dito sa, ano, yung supplement, napaka-healthy, di ba? Hindi siya maganda pa, tingnan eh. You should be the product of your own product. Always remember this, ang prospect mo minsan nag-join, hindi naman nakatingin sa pinipresent mo, naka-joins, ay nakatingin sa'yo. Kaya gamitin niyo po yung produkto. Yun lang po ang pinakanap. Sa mga gustong gumandang skin at lalong gumata, mag-perfect white kayo. Sa gumanda din lalong skin, is white light. Diba sa unhealthy po yung mga ano niyo, liver niyo, kumain ka ng mga iba't ibang supplements ng iyon kasi mas pampaganda po talaga yun. Magbabago po talaga yung aura niyo, makikita niyo yun. Okay, sunod, commitment. Pag sinabing commitment, whatever it takes, ano yung whatever it takes, titigil ka lang pag nakuha mo. Ang pinakamadaling gawin natin ano? Bakit? Yan yung comfort zone. Mas gusto natin gawin to kasi ito madali. But always remember, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. Hindi magbabago ang life mo pag ang gagawin mo yung sanay ka lang gawin. Magbabago ang buhay mo pag yung ginagawa mo hindi ka sanay gawin. Kaya para sa akin, sa commit guys, bakit maraming naghihiwalay na magkarelasyon? Kasi dito po maraming nagkakareat pag relasyon pinag-uusapan natin. Balik po tayo, bakit? Commitment. Pag nakabase ka sa emotion, ang mangyayari sa'yo mag-fluctuate. Minsan masaya ka, minsan malungkot ka. Paano pa ganon? Ganon din po sa network, ganon din sa pangarap mo. Sabi ni McGregor, madaling maging positive pag positive nangyayari sa'yo. Pero may ang tanong, kaya maging positive kahit pangit ang mga nangyayari sa'yo? Kaya mo pa rin umiti habang ini-engine ka na ng lahat? Yes. Kaya mo pa rin bang maging excited habang nagugutom na yung tiyan mo? Yes. That is the commitment. When we started, we're just like you. Ganito atin ang seminar, pero maghapon na talagang gutom kasi hindi pa talaga makakain kasi walang pangkain. Dadaanin lang sa laway, di ba? Lunok na lang ng lunok ng laway para kahit pa paano parang may nakakain. Duman lang sa ganun. Pabiyahe, kahit malayo, diretso lang. That is commitment. Kaya for me guys, kailangan nyo lang magkaroon ng commitment sa isang bagay. Kaya tayo nag-fail, ito yung pinaka gusto natin palaging gawin paulit-ulit. Kaya the moment you decide na gusto nyo yumaman, huwag kayong tumigil hanggang hindi nyo nakukuha yung gusto nyo. Kasi lahat ng gusto nyo. Ang problema sa atin, hindi natin naiintindihan. Example, gusto mong yumaman. Nag-decide ka na ngayon na gusto mong yumaman. Automatic after few days, nagkaroon ka ng problema. Nawalan ka ng trabaho, sinisingil ka na may mga utang sa'yo, iniwan ka ng relasyon mo. Now, anong problema? Ang iniisip mo minsan, ala, bakit nangyayari sa akin to? Nung hindi pa ako gustong yumaman, hindi naman nangyayari sa akin to. Guys, kaya nangyayari sa'yo? Kasi pinupush ka. Bakit may mga taong mawawala? Kasi may mga taong darating. Papalitan yung mga luma na hindi mo kailangan sa pangarap mo at papalitan sila ng mga bago na makakatulong sa pangarap mo. Bakit?
Bakit? Dadami problema mo. Kasi yung mga problema yun, dun ka matututo, dun ka magmamature, na yung knowledge na yun, yun ang magagamit mo para makuha mo yung mga pangarap mo. Bakit nagkakaroon ng pressure? Kasi yan ang nagiging motivation mo. Guys, if you have plenty of utang, be happy. Maging masaya kayo kasi may nagmumotivate sa inyo. Isipin mo ba naman, maya't sinisingil ka. Kaya lang ka na magbabayad. Di ba pag sinisingil ka, na-energize ka? Kaya magpasalamat ka sa kanila kasi may nagmumotivate sa'yo. Kumbaga guys, ito just a perspective. Huwag kang malungkot na. Alam mo ba ang may, katulad po sa akin, nag-gym ako. Binayaran ko yung instructor ko para i-motivate ako. Binayaran ko yung instructor ko para pabuhatin ako. Isipin mo, di ba pinapabuhat ka? Pagkabuhat, hindi naman siya magbubuhat, ako pa rin. Pero siya pa binayaran ko. Ganun talaga buhay. Kailangan nyo ng motivation for your life to change. Kaya ito tip ko rin po sa inyo, sa may mga asawa na mga babae or lalaki. Pag nag-network na po ako kayo at gustong-gusto nyong yumaman, ilagay nyo yung picture ng mga asawa nyo sa wallet nyo. Or sa screensaver ng cellphone mo. Pag hirap na hirap ka na at pagod ka na at gustong-gusto mo nang mag-quit, tingnan mo yung picture ng asawa mo. At sabihin mo, kinaya nga kita. Ito pa kayo. Part of a business. Maraming iba na nagtatanong, "Upline, ba't ko ako nare-reject?" Siyempre, kaya ka nagre-reject, nag-o-offer ka. Huwag kayong malungkot kung nare-reject ka kasi it is a sign na nagtatrabaho ka. Yung mga hindi ko nare-reject, hindi ko yung nag-o-OPT, yun po yung totoo dyan. Kaya discouragement, normal po yan. Bakit? Kayo, kailan, ilang beses ka na pumasok sa tindahan ng damit at nagsuot ka ng damit at hindi ka bumili? Nagalit ba yung may-ari ng damit? Hindi. Ilang beses ka na pumasok sa Jollibee, umihi ka. Paglabas mo, sabi ng guard, thank you po, come back again. Isipin mo yun. Hindi ka na kumain, umihi ka lang, nag-thank you pa. Kaya normal ang negosyo, huwag kayong maging sensitive. Huwag kayong mapapikol. Ganito, normal po na may mga ngako at hindi mag-jo-join. Okay, huwag kayong masaktan. Gawin nyo na lang pong inspiration. Okay, may prospect ako. Mag-join ako next month. Okay. Ilalagay ko sa calendar ko, mag-join siya next month. Mag-a-alarm after next month, sasabihin ko sa prospect ko, kumusta, mag-join ka na ba? Anong sagot ng prospect? Pasensya ka na, may mga biglaan na gastos, baka next week na lang. Okay, balikan kita next week. Next week. O, kumusta, mag-join ka na? Pasensya ka na, may emergency, may na-accidente kasi sa mother's side. Okay, kailan ka lang mag-join next month? Okay. Next month, kumusta, mag-join ka na? Pasensya ka na, kasi may nasunugan na naman yung saan namin, blah, blah, blah. Mapapansin mo, isa lang naman yung script mo. Kumusta, mag-join ka na? Eh siya, lagi kailangan niya mag-isip. Ang sasabihin niya. Sino ngayon ang mas nahihirapan? Ikaw o siya? Okay siya, di ba? Enjoy ka na lang. Pero talaga ako, nasabi ko, nung last month namatay yung father side, sumunod sa mother side, sabi ko, mauubos pa pinto. Don't be so serious about life. May taong magre-reject sa'yo, bakit? Magkakaiba ang tao. Nagalit ka ba sa taong naka-short nung nakapantalon ka? Nagalit ka ba sa asawa mong spaghetti kinain niya at ikaw biyon? Hindi, tinanggap mo yon. And that's life. Hindi ka nga nagalit sa puno kung saan siya tumubo, hindi na siya lumipat ng pesto. But tinanggap mo siya. And ganun ang tao, hindi lahat yayaman. Hindi mo lahat yayaman. Hindi rin po pwedeng lahat ng tao mag-networking kasi kailangan ng balance. Magkakaiba ang gusto ng tao. Magsisilbi, pinagsisilbihan. Mayaman, mahirap. Kaya huwag po niyo pong awayin lahat ng hindi sumasali. Kasi pag isipin mo lahat na lang member, pati katulong mo, di ba, umataw yung mama. Katulong maglaba ka, sir, member na ako ng Englobal. Kumikita na ako ng malaki, maglaba ka mag-isa mo. Kaya tanggapin niyo na may mga tao na iba't iba ang gusto kasi iba't iba po talaga ang role nila. May kanya-kanyang timing. Baka ngayon, ayaw pa nila mag-join. Baka after 3 years, 5 years, saka po sila sasali. Ako, na-recruit ako 18 years old. Hindi ko naman sa akin na-explain ang maayos. Tapos after 2 years, nag-join din ako. Pero sa ibang tao, hindi na dun sa upline ko. Kasi yung nag-recruit sa akin ng 18 years old, sabi niya, babalikan niya pag nagkaroon siya ng result. Hindi niya ako pinresentan. Yun ang pinakamali. Hindi niya ako pinresentan. Nung nag-recruit naman ako ng ibang tao, nag-join ako agad.
Sabi ko dun sa kanya, eh, ba't hindi mo ako nirecord? Eh, sabi mo kasi pyramiding ako. Eh, ba't hindi mo nilaban na hindi ka naman pala pyramiding? Naunahan lang siya. Kaya ako ang trabaho, alam po natin mag-present. Gusto o ayaw ng tao, choice nila yon. Ang trabaho natin, ano? Present! Kaya huwag kang masaktan kung ayaw nila, right po nila yon. Huwag ka rin pong masaktan kung, ang maganda lang yun, dami yan mo kausap mo. Pag sobrang daming kausap mo, kahit meron kang venting rejection ng isang nag-join, hindi mo na maaalala yung venting, naaalala mo yung isang nag-join. Okay, now, after discouragement, anong sunod? Kailangan nyo maging excited. Paano ka ma-excite? Okay, na-work out yan. Waking up is a very important first task of the day. Dapat pagising mo palang energetic ka. Huwag na huwag kang mabangon. Grabe ka na naman. Pagbangon mo, dapat energetic ka na parang yes! Yung alam mo, parang nanalo ka sa loto. Dapat ganon. Tapos kung kaya maligo ng sobrang lamig na tubig. Kasi pag jinerk mo yung katawan mo ng malamig, talagang mabubuhay ang dugo mo lahat. Pagkagising mo sa umaga, first step na gawin mo, pasalamat ka. Pasalamat ka. Depression stop when gratitude start. Wala akong nakikitang tao na malungkotin na nagpapasalamat. Kaya you should be thankful sa lahat. Magpasalamat ka sa kama mo. Salamat ka sa unan mo. Magpasalamat ka sa lahat ng nakikita mong gamit sa kwarto mo. Magpasalamat ka sa sarili mo at nabuhay ka pa. Kasi araw-araw, 1,000,000 ang namamatay. Gaano kaswerte mo na hindi ka kasama sa 1,000,000 na yon? Kaya yung panahon, dami na natin ipagpasalamat. Nakita mo yung mga kapatid mo, nanay mo, buhay pa rin. O di magpasalamat ka kasi lahat kayo na isama. Magpasalamat ka sa hangin na libre. Magpasalamat ka sa nakikita mo. Pasalamat mo at least 5 minutes. After 5 minutes, visualization. Ito yung magkaroon ka ng silent moment sa sarili mo. Isipin mo yung mga gusto mo. Ang problema sa atin, bakit hindi natin makuha yung gusto natin? Kasi we're so busy na mag-complain rather than mag-focus tayo sa gusto natin. Always remember, where attention goes, the energy flows. Kahit saan ka pa, kung ano pagtutuunan mo ng pansin, yun ang dadami. Parang example ito, may isang factory ng sapatos. Pinadala si Juan pumunta sa India. Tingnan mo kung magandang sapatos doon na magbenta. Sabi ni Juan, after one day, tumawag, boss, huwag na tayong pumunta dito. Malulugi tayo sa India kasi wala pang nagbibenta ng sapatos dito. Pangit ang market dito. Hindi po nagsasapatos mga tao. Pinapunta si Pedro. Pagpunta kay Pedro, tumawag, boss, magtayo ka na dito ng sapatos, kikita po tayo ng sobra. Sabi niya, bakit? Sabi ni Juan, pangit. Sabi mo, maganda. Bakit mo sa'yo maganda? Boss, wala pang nagsasapatos dito. Pag nagtayo tayo, tayo yung kauna-unahang sapatos na bibilihan nila. Now, it's all about perspective. Pwede kang matuwa na mahirap ka, mas porsigilo kang imaman, or pwede ka rin malungkot, mahirap ka, kaya hindi kaya yaman. The choice is yours. Nasa sa atin lang po kung paano ang excitement. Sunod, mag-exercise po kayo. At least 5 to 10 minutes, kumalo-galo ka lang, stretching ka, kasi ang katawan, ang tao, pag positive, open. Di ba pag in love ka, parang gusto mo lahat kausapin. Pag down na down ka, suppression. Ayaw mong lumabas, ayaw mong kumausap ng ibang tao. Kaya ang bahay, ganun din. Ang bahay, ang energy ng bahay, kung gusto maging positive, magbukas ka ng mga bintana at kwarto. At least once a week, mag-open ka naman isang oras na lahat nagsisirculate yung hangin. Kasi the moment na hindi nagsisirculate, unhealthy siya sa katawan. Pag hindi umikot ng maayos ang dugo, that is heart attack. Pag hindi masyadong magandang ikot sa utak mo, that is stroke. In short, kailangan po na nagkakaroon ng flow. Pera. Money is invented for you to spend it. It is not invented for you to keep it. The moment you're keeping your money, you're doing it wrong. You should learn to spend your money. Kaya nga tinuturo yan sa religion, may tinatawag na tithing. Tinuturo yan sa culture, sa government, kaya may tinatawag na tax. Mas malaki ang tax ng mga negosyante kaysa sa mga ordinary empleyado. Kasi ordinary empleyado, nasa 10% ang mayayaman, umaabot hanggang 35%. Now, ano ang point ko? Kasi kailangan nagsa-circulate. Kaya the moment you're earning, you should learn to spend it. Matuto kang gumastos para sa katawan mo. Matuto kang mag-experience kumain ka sa mamahaling restaurant. Pumunta ka sa hotel na mayaman. Kasi paano ka mamomotivate na lalong yumaman ng yumaman kung hindi mo naman na-appreciate at nagagamit yung pinaghihirapan mo? Nagigets yun po ba? Yes. Kaya you should learn to spend money on yourself. Ang pag sinasabi ko pong gastos, hindi po yung mga walang kwenta na hindi naman po makakatulog sa network. Dapat yung nakakatulog. Magbasa ka ng libro, bumili ka ng libro,
bumili ka ng magandang cellphone para na mo-motivate ka, para yung mga picture mo nga lang, na-edit mo na yung mukha, medyo kumikinis-kinis na, di ba? Mga ganun. Yeah, you should learn to spend your money, okay? Sunod, sa excitement, focus. Pag sinabing focus, magkaroon ko ng kontrata sa sarili nyo. Ano po, apply. 3 years, gawin kong networking, wala pong sorbo. Yun ang gawin mo. Guys, masarap pakinggan. Alam nyo po ba may mga Dota player na ang sweldo po nila, 50,000 pesos per month, maglaro ng Dota. Nakakatawa, tama. Pero, dinadala po sila sa isang camp, doon lang po sila maglalaro, at bawal po sila makapag-communicate sa mga loved ones nila. Ini-embargo ang cellphone nila, wala silang ibang gagawin araw-araw, maglalaro lang doon pag may mga tournament. Yun po yung focus. It doesn't mean nasa aim ka lang, focus ka na. Nasa aim ka nga, lagi ka naman nasa mga kaibigan mo na hindi nag-aim global, lagi ka kung nasaan, hindi pa rin siya focus. Kaya para sa akin, pag sinabing word na focus, dapat pag nagkokontrahan na, love life o aim? Aim. Family gathering o aim? Aim. May sakit o aim? Aim. Inatamad o aim? Aim. Sana pag ikaw na mismo ang kasama mo sarili mo, ganyan pa rin ang sagot mo. Kasi marami sa atin, may sakit lang, hindi na makapunta sa prospect. Nung may kotse, nakakapunta kung saan-saan. Nung nagka-kotse, hindi na makapunta kasi coding. May mga ganun. Kaya guys, you should learn na ma-realize nyo na pag sinabing focus, dapat yan lang muna. Sunod. Do you have goals? Ang goals nyo dapat smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Ibig sabihin, dapat ang goal mo, alam mong madali mo pang makuha. Guys, huwag nyong i-goal masyadong malalaki. Simulan nyo sa maliit. Marunong na po ba kayo mag-OPP? Yes! Marunong na po ba kayo mag-NDO? Yes! O, dapat matuto kayo. May nakakapag-direct na ba kayo? 5 direct, 1 buwan? Yes! Yes! Kumita na ba kayo ng 10,000? Yes! 20,000? Yes! 30, 40, sumunod 1 linggo. Ganun, simulan mo sa maliit. Kasi pag maliit at nakukuha mo, masarap sa pakiramdam. Pag ang tinarget mo sobrang laki agad at hindi mo makuha, mapu-frustrate ka. Kaya simulan, mahihiyain ka. Simulan mo dito, mag-iris. Iris ka lang. Kung hindi mo kaya mag-iris na maraming tao, mauna ka. Habang walang tao, tumayo ka. Gano'n ba rin mag good morning, good morning, good morning. Di ba doon magsisimula? Saan ba tayo nagsimula bago tumakbo? Kapa. Bago kumain, saan tayo nagsimula? Dede. Magsisimula ka lagi. Kaya para sa inyo, kung mahihain ka, kung mausap ka ng iba-ibang tao, kung mausap ka ng hindi mo kakilala, doon ka na matututo. Okay, now, guys, this is me. Bata pa lang po ako, mahilig na po ako sa bilog-bilog. Bakwan po yan. Okay, now, I started from a very humble beginning. May kaya po appearance ko. The sad part is, high school kami, bumagsak na negosyo namin. Nung bumagsak negosyo namin, kailangan po talaga magsumikap lalo kasi naranasan ko yung buhay ng mayaman, naranasan ko rin yung buhay ng mahirap. And sabi ko, gusto ko talaga maging mayaman kasi unfair buhay. Iba ang buhay ng mayaman, iba ang treatment sa mahirap. Pag pumunta ka sa piyestahan at mayaman ka, may sarili kang kubiertos, may sarili kang kutsara na tinidor at plato na hindi plato ng mga ordinaryong bisita. Yung tagong-tagong ulam na napaka-special ilalabas sa'yo. At habang kumakain ka ng madami, lalong natutuwa sa'yo yung pinograbe. Kumari, kumain lang kayo, kayo mahiya. Ganun yun. Pag mahirap ka, pupunta ka sa piyestahan at madami ka na kinukuhang pagkain, masama na ang tingin sa'yo ng pinakain. Tama po ba? Ganun ka ng mundo. Okay, now, sa akin, nung nagsimula na po ako maging global, ito po yung service ko. Ikot na ikot ko po, Yamaha Krypton po to, na ikot ko yung buong Bicol. Nakakapunta po from Legazpi, Sorsogon, Naga, ikot na ikot ko po yan. Ang pinaka hindi ko pa dyan makalimutan dati kasi, anong tawag niyan, tatlo lang dyan ang kasya. Na ang kagandaan lang po dito talaga, ang dami ko napuntahan. Ang technique ko dati kasi nahihiya pa ako makamotor. Ang ginagawa ko noon, para-paraan lang yan. Pag may mga prospect ako na medyo big time, hindi ko ako pumupunta diretso sa bahay nila. Ito bahay. Dito ako pupunta. Dito ako magpapark. Maghanap ako ngayon dyan ng CR. Tapos yung backpack ko lagi may damit. Doon ako mag-aayos. Maghihilamos ako, mag-gel ako. Para pagpunta ko dito, akala mo bagong ligo galing kotse. Yung pala galing lang ako sa motor. Diba kumagay yung parang paraan.
na ang daming iba't ibang may downline ako, ang galing. O tuwing nakikita ko siya, pag lumalapit ako, ang bango. Sabi ko, pare, ang bango mo. Anong pabango mo? Ablent ito. Sabi ko, pare, fake to ah. Mga, ano lang to, wala pa to siguro 5 minutes, 10 minutes na mawala ng amoy. Oo nga, ablent ito ginagamit ko. Bakit ito ginagamit mo? Ablent, pag may nakita kasi akong prospect, diba nakita ko yung downline ko, sasabihin niya, ablent, pa-share. O sige, sige, dalalalapit. Lalay mo siya. Papabango siya. Pagkapabango niya, lalapit na siya. Eh di ba nung maalala ng prospect, ang bango. Maalala pa ba ng prospect na nawala niyo yung amoy? Hindi, ang maalala niya lang, ang bango nung namit ko yun. Kaya ang tawag yun, technique. Kanya-kanyang paraan lang yan. Ang buhay, ang mareklamo, lugi. Ang iyakin, talo. Kaya kung ano ang meron sa'yo, i-maximize mo. Alam mo ba man na isa may isa kang kumpanyo na tawag ng kumpanyo yung pangalan mo? No, yung mga empleyado ka, ang tawag sa empleyado mo, kapatid mo, mga magulang mo. Di ba sila ng empleyado mo? Yung magulang mo, pwedeng maging sila yung tinatawag na endorser. Yung mga kapatid mo, pwedeng sila taga-deliver ng product. In short, we have so many things na pwedeng i-maximize the moment mag-iisip lang talaga tayo ng mga iba't ibang way. Okay now, from Yamaha Krypton. 1.5 years ko, nagkaroon po ako ng Civic. This is my first car. Yan po yung pinaka-love ko. Bakit? First eh. Ibang-iba pang magkaroon ka ng first car. Kaya nga, guys, alam mo, maraming beses akong minsan sumisilip sa bintana. Sinisilip ko sa bintana kung totoo talaga yung kotse o hindi. Kasi di ba, natutulog ka, totoo ba talaga may kotse na ako? Tapos sisilip yung minahawa ko po yung kotse. Totoo nga. Matatawa ka, dami experience dito. May isang kakilala. Nakisabay. Aplen, sabay ako sa isa. Sige, sabay ka. Pagdating ko ng metro, sabi ko, pare, di ba may kotse ka na? Oo nga, Aplen, mayroon na pala akong kotse. Nasanay kasi makisabay. Tingalik ulit dito. May mga ganun na nangyayari. Kasi nasanay siya lagi na, Aplen, makisabay. Aplen, makisabay. Yun, subconscious ulit yun. Naiwan niya yung kotse niya, hindi niya maalala na may kotse pa pala siya. Yun yung guys na marami kami, ang dami niyo first time na mararanasan dito, kaya ma-excite po kayo. Kumbaga, hindi lang po sa resort ng mga kotse, pati sa mga travel sa ibang bansa. Yes! Yeah! May isa ako, natawa, matanda. Paglabas niya ng kwarto, sabi sa akin, apply, bakit? May kuryente na kayo, apply. Kuryente? Bakit? Branaw sa amin, apply, magkatatlong oras na. Sabi ko, silipin mo nga. Yun, hindi nila alam yung car dapat isa na. Shower. Okay. Nakahiram mo kayo ng tabo? Sabi ko, bakit yung tabo? Walang tubig yung shower eh. Kaya doon na lang sa poset. Inon niya, tapos doon na lipo. Kasi hindi niya alam na yung shower sensor. Di ba may mga ganun na mararanasan? Na, ang maganda, ang sarap kaya mag-ignorante sa mga ganun na bagay. Guys, huwag kayong mahiya pag may mga bagay na hindi kayo alam. Mas maganda ang magtanong. Hindi ko kabawasan ang pagkataon nyo kung magtatanong ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sabi nga nila, it's better to become a fool in a few minutes or few seconds rather than to become a fool for the rest of your life. Kaya huwag tanong lang kayong magtanong. Mas lagi nyo tatandaan na dapat meron kang childlike na ugali. At childlike yung para ka lang, bata. Okay? This is my first car, this is my second. Okay, ito po yung second na kotse kong binili ko ng cash. Ang bili ko mura po yung dati ng Montero, nasa 1.6M. Ang bili ko niyan, kinash ko po siya. Na nakakatuwa yun. Kasi pumunta lang talaga ng kasa, tapos naka-short lang po ako, tapos naka-t-shirt. Tapos parang alam mo, dadalawang isip pang i-assist ako ng ahente. Tapos nagulat talaga siya nung kinash ko. Wait ka, ibibili ko po ng cash. Kaya yun, yun pa nagkaroon ng second car. This is my third car. Yan, two-door kong Accord. Okay, ito po yung Accord na meron lang po dito sa United States, wala po niya dito sa Philippines. Kaya yun po, pina-vertical door ko, yun po yung mga wala akong magawa sa buhay kung ano nang pinagagawa. Kasi di ba, lalaki, mahilig sa mga kotse-kotse. Ako nang di pinaglaruan ko yung kotse ko na parang matchbox. Okay, this is my fourth car, Hammer. Ako po yung pinakaunang distributor ng Global na nagkaroon ng Hammer kasi nagkaroon ata ng 6 distributor may Hammer. Yan po yung isang pinaka-unfair na sasakyan. Sobra pong unfair. Bakit? Kahit
beating the red light yung isa, hindi ka uhulihin kasi akala sa'yo politiko. Kumbaga, napaka-grabbing experience ko. Doon ko napatunayan, unfair po talaga. Kasi pag naka-coach kang mumurahin, inuhuli. Kasi kasama ko nun si Apply Louie na sa Metro, kinabot kami 6:30 ng umaga, maliwanag na. Nung pauwi na kami, papunta dito sa condo, i-coding pala ako. Coding din siya. Hindi ko nahalata. Tapos, nung pagdaan namin, nakita ko yung dalawang parang yung ano dito, ano bang tawag yung mga enforcer dito sa Pasig? Blue Boys. Sabi yung dalawang Blue Boys, uy, hammer, ganun siya. Kita-kita mo naman na, hindi ako, dire-diretso na ako. Pag-akit ko na ng condo, tatanong si Louis, sabi na, saan ka na? Nahuli ako. Ba't ka nahuli? Eh, di ba, mag-coding? Alas, ay ko coding din ako. Parang kami pala coding. O, magkasunod kami. Sa akin, ah, hammer. Sabay na. So mga kaati, gumigimi ako dati papark sa pinakaharap ng entrance mismo ng bar. Pagbaba, hindi kasi may sigil ng entrance, aalalahin ka na ng lahat ng bouncer. Sabi ko na, baka unfair po to, unfair po talaga. Kaya para sa akin, wala tayong choice. It's either maging favorable sa'yo nangyayari or maging unfair sa'yo. The choice is always yours. Kaya para sa akin, tandaan mo, hindi lang po yun sa Pilipinas. Kahit po sa ibang bansa, it's the same. When money talks, everybody listen. At pag nagtitip ka, dumodoble po yung lakas ng tao. Yung naglalakad, matamlay, tinipan mo, biglang bumbong po yung business. Diba po talaga? Kahit sa ibang bansa. Hindi po itong akala din natin, di ba, na di, Pilipino lang din. Kahit po sa ibang bansa, the same. The same na culture na pag nagbibigay ka, iba pa rin po talaga yung galaw nila. Kaysa sa hindi ka, nagbibigay. Uminom kami dati sa Hong Kong, sa baba ng hotel. Yung baba, yung closing nung bar, nung parang tindahan nila, 1 o'clock. I think 12:31. Pagdating namin, igutom na gutom kami sa lakas uminom. Paglatag nung parang tower, ubos, kulutan, ubos, order kami ng order. Anong oras ang closing? Hong Kong yan ang maipit sila. Good news, alas 5 na ng umaga, umiinom para kami dun sa lugar na yun. Bill namin, 70,000. Isang inuman. Isipin mo yun. Kaya may ano talaga eh. Sa Bicol, pag umiinom ako dati, ang closing din alauna. Alas 7 na ng umaga, umiinom pa kami. Bakit? Simple lang. Inom. Sir, close na po. Pati kitchen pa close. Sabi ko, ilan kayo lahat? Tawagan yung manager. 5. Sige. 5 kayo. Magkano saldo nyo kada araw? 200, 300. Sige, saldo ka na kayong tiktatlong araw nyo. Kayong 5. Umorder kayo kahit anong gusto nyo, uminom kayo kahit anong gusto nyo, huwag muna kayo magsara habang umiinom kami. Yes po, yes po! At the first time, tagay, tagay! Kasi, mag-isipin mo ba naman, magpukwet ka lang ng ilang oras. Sinusaldo mo pang tatlong araw, ibibigay sa'yo, tapos nakakainom ka rin. Eh, sino ayaw nun? Gusto nila, gusto ko rin, win-win pareho, di masaya lahat. Ganito ang buhay. Kumbaga, eto guys, kung yung mga mahal nyo sa buhay, negative, yung mga kasama nyo sa bahay negative, simple lang. Kaya yun negative kasi hindi nakakadamay ng grasya galing sa inyo. Baka puro ka power, payaman, grabe. Tapos panglibre ka man sa mga kasabay mo sa bahay, ayaw mo. Kaya sila na ni-negative. Pero kung ikaw yung kukusa, no mga pre, dito kayo. Kahit tayo, libre ko to kasi grabe. Ang ganda ng indoor, kumita ako, bla bla. Hayaan nyo pag lumakas pa ulit, pakainin ko na naman kayo. So, hindi negative. Baka magre-refer pa yun. Oh, pre, may ano, para makapakain ka naman sa akin. Ay, mga bata, payaman, grabe mga posting sa Facebook pag uwi mo ng bahay. Ma, may pagkain ba? Ma, pahingi ng pera, wala akong pera. Kaya pati yung magulang mo negative. They love you. Kaya sila negative kasi parang nasisiraan na to ng anak ko. Puro payaman, tapos wala naman pera. Diba? Siyempre mag-a-analyze nyo magulang, baka din na nangyayari. Kaya mas maganda ipaintindi nyo sa kanila, explain mo ng maayos para maintindihan din nila. Okay, sumunod. This is my fifth. Okay. Binili ko to kasi wala pa akong magawa. Sabi sa akin ng upline ko, kasi upline, bumili ako ng Ducati. Pupunta ko ng Bicol, gusto ko magmotor from Manila to Bicol. Sabi ng upline ko, huwag mong gagawin yan. Delikado yan. Nasanay ka, Krypton, Ducati yan. Superbike na yan, iba na yan. Kaya huwag kang pupunta. Good news. Kinabukasan umalis ako. Ganun po katigas ang ulo ko. Pag sinabi mong hindi ko kaya, lalo kong gagawin. Ang ginawa ko po yung nagmotor ako from Manila to Bicol, wala akong convoy.
mag-isa ako, wala akong kasama. Kasi sabi ko, parang walang kwitan. Kasi siyempre, pag may kasama ako, pag napagod ako ng konti, sige, kayo na mag-drive, sakay na ako sa kotse. Yung wala, nag-drive ako hanggang Bicol. Nung nakarating ako ng Bicol, nakita ng papa ko, habang nag-breakfast ako, sabi ng papa ko, Joseph, kanino yan ang motor? Sa'yo ba yan? Sabi ko, opo, papa. Nag-motor ka galing Manila pa Bicol? Opo, papa. Hindi mo ba alam na napakadelikado niya, eh, pwede kita maksin, ang daming sinabi. Sabi ko, papa, teka lang. Kumakain ako. Tapos papa, andito ako. Ibig sabihin, ligtas ako. Huwag ka nang magaling. Hindi ko naman uulitin na. Diba? Ayun na, tigil siya. Ano ang point ko, guys? Maraming mga bagay na kailangan yung maranasan. Nang iba yung pakiramdam. Pinakamabilis kong takbo dito, 185. Ano yun eh? Nung nasa Bicol na ako doon, nasa may pili ko, basta minsan street na mahaba, yung Papulangi ata, parang ganun. Ngayon, nag-motor ako, drive ako, 80, sandaan, alam mo yung kaba, dumadagdag na yung kaba mo, yung ano, sabi ko, sige, 105. Pag 105, sige, 110. Pag 110, 120, sige, sagad sinagad ko. Parang sabi ko, isahan na lang ito, bahala na. Kita ko talaga papano. Yung motor, as in wala. Kaya ang mga bibike malat, mabibigat. Kasi para hindi ka mahangin. Kasi kaya kapag nagdadrive na ka gano'n. Kasi pag nagdrive ka gano'n, liliparin ka talaga sa sobrang gano'n. Sa kaya ka gano'n. Pag 185, dibdib ko lang ang hindi ko kinaya. Kasi inis ko baka may bato, may lumipad na manok, may aso. Pero pag 185, bilang ilang, ang sarap sa pakiramdam. Pero hindi ka na po inuli talaga dito. Kasi iba talaga yung kama mo, grabe, lalo kung hindi ka naman sanay. Tapos hindi pa sa talagang race track, di ba? Isipin mo, normal na kalsada lang. Ay, nakakaba, may mga lubak-lubak pa, di ba? Anyway, yun. So no, this is Koya. Ito po yung pinaka-favorite na car ko. Ito po laging ginagamit ko. Ngayon po, papagawa pa ko ng isang van na may office na po sa loob. Van siya na parang naka-lazy boy na malaking upuan, tapos sa tabi may office para habang bumabiyahe ako, nagagawa ko para magtatawag sa downline, magtatawag sa mga ano. Yun po yung ginagawa ko right now. Kaya nagpapahan, maliban po dun sa resort, isang van, tapos isang another sports car. Yun po yung goal ko na mabili. Okay? So no, this is my pinaka-latest na sports car. Ang Porsche po siya na actually yung pinaka-hindi ko nagamit. Very rare ko po siya magamit kasi nga nanawa na rin po mag-drive. Dati nadu-drive ko Manila, Bicol, mag-isa lang ako. Ngayon po, condo, Ortigas dito, papuntang Mega Mall, nalalayuan na po ako mag-drive. Mas gusto ko na maglakad. Kaya ito yung ano, pero magkakaroon pa po ng isang sports car na gusto kong binili. Sabay-sabay na after ng van. Okay, yun po yung mga naging kotse ko because of this. And ito na po yung mga travel ko sa iba't ibang bansa. First travel ko, Hong Kong. Kagagaling ko lang po na ulit ng Hong Kong 4 days ago ata. And siguro mga pang-benting Hong Kong ko na ata. Ay, grabe ka. Okay. Actually, balikad na po. Nalilibre na nga po ako ng mga pinapadala sa Hong Kong. Kaya nagmadala din po ang mga ibang downline ko sa Hong Kong. Nasagot ko na po mismo. Now, anyway, balik tayo dito. First country ko, Hong Kong. Pag first country nyo po, ay grabe magiging human calculator kayo. Iko-compute nyo lahat yung Hong Kong dollar sa peso. Grabe magkano yung tubig. O 10 Hong Kong dollar, grabe yung 100 na mahal-mahal. Gaganon ka lagi. Ang pinaka hindi ko po makalimutan, first Hong Kong trip ko, wala po akong masyadong pera. Masakit sa pakiramdam na may mga gusto kang bilhin. Ang pinakamasama, nang-uuhaw ka na, hindi ka man lang makainom. Ang lagi mong baon pagkain, yung pagkain sa hotel na breakfast. Yeah. Yun ang, gumawa yung ang global po, sobrang galing mag-break the record. 2012 or 13 ata to, 600 plus distributor ng global. Pinadala. 600 na distributor galing Pilipinas, pinadala. Nag-check-in, La Niña Hotel. Isa sa pinakamagandang hotel sa Hong Kong. Good news, breaking the record. Breakfast pa lang daw. 3,000 itlog. Natagpuan niyo yung mga itlog sa Disneyland. Kasi, isipin mo kung 600, iba yung kain, mga 2 itlog, iba yung bulsa. Ang kulit talaga. Kaya kayo natuto na po yung last na hotel namin, ang itlog ang liliit na lang, parang yung pinalaking kugo. Daanan lalaki. Binabaon. Iba pa yung pinaprito na ilalagay sa sandwich, lalagay ng tissue. Iba pa yung nilagang itlog na pinaglalagay sa sandwich.
sa akin, hindi lang din. Nung first na punta ka ng ibang bansa ng Hong Kong, wala talaga masyadong pera. Kaya sabi ko, gusto ko magpunta ka ng ibang bansa sa susunod, marami talagang pera. And it happened. Okay, ito po yung isang country na puntaan ko. Great Wall of China. Okay, sa China. Alam mo, na-realize ko, ang ganda pala ng history. Pangit lang ang history. Pag, pwede pala papatay ko ng konti. May tao ko ba yan? Okay, ang pangit pala ng history, pag sa history lang. Pero pag napuntaan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan, mga ganyan, ang ganda pala. Okay, sunod, ito naman po sa Malaysia. Okay, yan po, nakapunta po ako mismo, umakit mismo ako dyan. Naglakad-lakad po ako dyan sa taas. Okay, Petronas Tower. Okay, sumunod, ito naman po, humihilang ako. Hindi, sa Singapore po to, ito yung isang pinaka, ano to, Marina Bay Sand. Marina Bay Sand, yan po yung may barko sa taas. Okay, parang barko po. Ang mahal yun kasi yung room namin that time na kinuha namin, I think, 40,000 pesos per night. Isang room, 40,000 kami dyan stay. Kaya, yun. Maliban Singapore, yan naman po, kasama ko si Apply BRC, nasa Thailand. Thailand din naka siguro, naka-anim na po ata akong best na punta ng Thailand. Ito naman po sa Malaysia. Pumunta po ako ng Malaysia. Ah, Taiwan, sorry, Taiwan. Thank you. Taiwan naman to. Okay, sumunod, ito naman sa Dubai. Ito po is Burj Al Arab. Meron po dyan na room, 600,000 pesos per day. Isang araw. Gaano kalupit dyan? Meron po dyan, yung alam mo hawakan ng hanggan? Ginto. Pure gold. Yung 600,000 pesos na room, ultimo yung bawal mo, ginto. Kaya sabi ko, grabe. Napakaganda kung nasa Pilipinas yan. Kasi, makimisplace yan eh. Alam niyo yung kwentong ano? Alam niyo bang nakagawa na ng robot na sasagot sa mga problema ng mga magnanakaw? Oo, sa Japan may na-create sila. Robot. Ang trabaho ng robot, manghuli ng magnanakaw. Nilagay nila sa US. In a span of 2 hours, nakahuli 5 magnanakaw. Galing. Nilagay nila sa Mexico. In a span of 1 hour, 10 magnanakaw. Galing, di ba? Ganun lang ka-high-tech. Kaya sabi nila, susubukan natin sa Pilipinas. Sinubukan sa Pilipinas, 10 minutes, nawala yung robot. Okay. Anyway, sakto. Ito pong Rolex ko, dito ko po yung binili. Diyan po may store po dyan mismo. Itong Rolex na binili ko dyan. Kaya very memorable din po sa akin ng Dubai. Ang Dubai, pag napunta po kayo, talagang lalaki pong psychological wallet nyo. Kasi meron silang gold souk. Ang gold souk sa kanila, palengke ng mga ginto. Kaya ang dami dun makita mo, parang ang lalaki. Grabe, ang dami na lang ginto dun sa kanila. At ang pinakamaganda po, although meron silang coffee shop, na yung coffee nilalagyan ng konting ginto at yun ang iniinom mo. May ganon. Kaya sobrang positive po ang Dubai pag makarating po kayo dun. Pag nandun ka, sobrang positive. Kaya lang pag nagtatrabaho kayo dun, hindi po ganun ka-positive. Nakakalupot po kasi may mga iba pong OFW. Masarap po sila tingnan. Kaya kung may mga kakilala kayong OFW, huwag niyo pong hingihan ng pera kasi pinaghihirapan po nila. OFW, ito higaan. Normally, dapat ganito humiga. Sila hihiga, ganyan. Tapos may upuan na lang dyan. Matatawa ka kung ikaw kaya yan. Kung yan kaya yung mahal mo sa buhay. Mga OFW, pag Pasko, kapadala pera. Si Sendan, ito na yung panilar, dala mo pera, kumakain mo yung lechon, kumakain kami lang ganito, ganito. Saya-saya niya. Pag lingon nung nagpadala, kinakain pansit ka ko. Kaya guys, we should learn na ma-appreciate yung mga sacrifice nila. Hindi po sila ATM na hihingihan nila, naghihingihan ng pera. Hindi po nila din obligasyon, hindi po sila pumunta doon para magdala ng pasalubong sa inyo. Kaya sa akin, you should learn na, alam mo ba gaano pakahirap sa Dubai? Yung tubig iigip. Kailangan after one day, saka pa nila magagamit panigo. Kasi si sobrang init ng tubig, hindi pa nila pwede gamitin panigo. Unlike kung mayaman na lugar, may sarili ng nagkocontrol ng tubig, pero pag pamahirap, hindi po talaga, yung tubig nila galing sa ilalim, mainit pa, wala, lamigin muna. Kaya yun yung point ko na guys, magaling ang Pilipino. Napatunayan natin sa lahat. Kaya huwag kayong mangarap lang maging OFW. Kasi marami naman umaman kahit hindi naging OFW. Sunod. Ito naman po nasa... Sige, kung alam nyo.
Korea, ang dalali niya naman. Ano nyo? Dahil sa nakasulat? Okay, ito po. Nasa Korea po kami. Okay, South Korea. Ito naman po saan? Japan. Piling pa ko sa inyo. Ang dagaling nyo. Japan po. Ito ginto to. You're good. Kaya nga sabi kong nasa Pilipinas yan. Mami-mistaste yan. Okay. Ito naman po. Nasa US kami. Canyon, ang Grand Canyon to kung saan si Tom Cruise. Yung Mission Impossible 2, yung nag-wall climb, dyan po yan. Okay? Ito, kasama ko mga may-ari, mga top distributor. Yan naman po si Africano pong applied ko. Okay. Di ba? Si Applied Carlo, nasa Hawaii naman po kami. Okay? Ang Hawaii, pag nandun ka, akala mo nasa Pilipinas ka lang kasi halos ang daming Pilipino. Okay? Sumunod, yan naman po sa Maldives. Kami po yung pinakauna na pumunta ng Maldives. Ngayon po sumunod, pumunta po kami 200 plus. Kaya ang tanong, this year, sino po ang gustong makasama sa Maldives? Guys, ang nag-break na naman po ng record ang In Global. Maldives, we are the only company na nagpadala ng 250 distributors na sagot po ng isang company na nangyari po sa buong Maldives, sa buong pagsimula ng Maldives. First time may nangyari ganun na In Global lang po ang nakagawa. Okay. Ito po, nasa... Saan ako? Venice, Italy. Okay, nasa Venice, Italy po ako niyan. Ito naman po, nasa Rome, Italy. Okay, ito naman po, nasa France. At alam niyo po ba, na within this year, mag-o-open na rin po tayo sa entire continent ng Europe. Kaya kung may mga kilala kayo, may mga kaibigan kayo sa Europe, recruitin nyo na po sila kasi mare-recruit pa sila ng ibang tao. Okay? Now, maliban sa daming lugar na napuntahan ko, ayan po yung sa Dubai. Ito yung Gulsuk. Ginto po ito lahat. At kalsada lang yan. At wala yan salamin. Isipin mo. Kaya lang, hindi ka pwede magnakaw sa Dubai. Kasi lahat ng kamera. Huli ka agad. Nahirapan nga po ako pumasok sa Dubai. Nung first time ko pumasok sa UAE, sa airport. Sabi sa akin, okay, stand there. Look at the camera. Don't smile, don't smile. Open your eyes. Open your eyes. Ang tagal ko talaga. Ang tagal. Ang bigat. Buti na lang na kailang balik na sa nagini na ako ginaganon. Kasi pag parang naka, nung umpisa talaga, hindi mo rin pwedeng hawakan. No, nakatingin na sila sa ano mo. Kaya malalaman nila kung meron kang record, may criminal record ka or wala. Malalaman nila. Tapos pag may violation ka lagi sa pagdadrive, malalaman din nila pag, halimbawa, grading system sila. Halimbawa, numabot ka ng mga 20 points sa violation, hindi lang magagawit yung lisensya mo. Kailangan mag-antay ng ilang buwan or ilang taon para ka pwede. Pero may mga iba naman doon na unfair, yung mga mayayaman. Kasi may certain limit ng speed sa expressway nila na dapat, halimbawa, 100 lang, not 100. Eh, may mga ibang mayayaman doon na mga anak ng hari or mga sook. Tama, hindi, mga sikat. Now, pag nagda-drive, walang pakialam. Binigit nila lahat. Magbabayad sila bayan. Daming pera eh. Kaya ganun ka-unfair. Kahit doon may batas pa rin. Pero iba pa rin pagbatas ng mayayaman pa sa mahirap. Iba talaga. Kaya di ba maganda yung proposal na ang violation sana sa lisensya natin sa mga driver based kung magkano yung kita mo. Kasi kung ang paag, 1,000, 2,000, 5,000, kung kumikita ka ng 100,000, 200,000, hindi mo iindayin yung violation, ay alay kung wala kang pera at ano, iba talaga. Okay? Sunod, ito na nga po. Laki ng pisngi ko. Okay. Skydive. Takot po ako sa heights, nag-skydive po ako sa Las Vegas. Ang pinaka hindi ko lang po makalimutan, sumama po talaga loob ko dun sa nag-video. Kasi po, yung isa pong kasamahan namin, nasa area kami, usapan na namin. O pag pumaba na kami, video pa kami hanggang bumagsak ka. Yes! Medyo magpagsa yun. Kumakanta pa kami, living on a jet plane. Yakapan pa kasi lima kami sabay-sabay bumagsak. Yakapan kami, harap kami sa camera, motivate kami. Atin sa isa kami. Pagkatapos sila, tingin. Pagtingin, hindi na record. Pag-wisit. Ano ulitin? Galing kami ng air.
wala. Yun yung mga isang epic na nangyari. Buti na lang yung mga ganito pang ano, fight. Pero ganda sana nun kasi galing pagbagsak kasi mamotivate pa kami. Kaya uulitin na lang. Okay? Eto naman, nakapanood po ako ng NBA. Actually po, nakita ko na sa personal si Stephen Curry, si LeBron James. Wow. Ang dami na yung mga si Kevin Durant, si Blake Griffin. Ang dami. Siyempre, pinakagusto ko si Kobe. Na nakita ko rin si Kobe sa personal na makita mo, hindi naman talaga sila ganun kalalaki. Pero grabe ang bibilis maglaro. Kaya dun ko makikita ng alay pala rin difference talaga ng NBA at sa PBA natin. Kung mga guys, dapat may bago ka. Kung gusto akong right now, may mga bago akong idol. Isa sa idol ko sa work ethics, Kobe. He start yung practice niya 4 a.m. Ang logic niya, bakit tinanong siya, bakit 4 a.m. pa nag-start? Kasi makakapag-practice siya at least 5 sets isang araw. Ang iba na nagpa-practice sa launa ng hapon. Nakakapag-practice ng sets lang or 2 sets. Ang point ni Kobe, pwedeng isa or 2 set ang difference. Tiyan nyo ha? Ito ang pinaka-logic nyo rin guys para kayo maging successful. Si Kobe, nagpa-practice 5 sets per day. Kaya nag-start siya ng 4. Para mas mabay-bay, kilala niyo po si Kobe? Yes! Sino ang pinakakasabay niya? Katanda niya? Shaquille. Si Shaquille mahilig sa parties. Si Kobe, ni isang party ni Shaquille, hindi niya pinuntahan. Lahat ng parties ni Shaquille sa Las Vegas kung saan-saan, hindi pumupunta si Kobe. Nung in-interview, isa lang sagot ni Kobe. People will come and go. Your friends, maybe hey, close kayo. Baka afterwards, mag-aaway na kayo. Sabi ni Kobe, people will come and go, but my jersey will hang there forever. Kumbaga, ang point niya, may gusto siyang improve sa craft niya. May gusto siyang improve sa NBA. Na hindi sa kanya naging distraction yung friendship niya. Ang gusto niya, gawin niya yung pinakamagaling. And that's life. Kailangan talaga may sakripisyo. You will never be successful kung hindi ka handa mag-sacrifice. Then, ito yung competition. Actually, kay Kobe competition to. Kung 4 a.m. siya 5 sets, mga ordinaryong NBA player nagsistart ng 1 p.m. Sabihin natin 2 sets. Ano tong sets na pag-reeling ko tawag dito? Mag-practice siya mga 2 hours, 3 hours. Alam mo yung isang shoot niya, papractice niya. Mga 2 hours nang paulit-ulit, doon lang. Susunod, iba naman na move. Ganun mag-practice. Okay? Now, ang difference ito ilan? Karamihan ng tao ito nakikita. Tama. Ang hindi niya nakikita, kung mag-diferensya ito ng 365 days, ilan na? 3 times 3. 9. Ito, kupakimbit naman. 900, 6180, 900, 1080, 1080, 1095. Tama ba? 1095. Gusto na nag-compute, tama ba ako? Tama. Grabe, mas naunap ako sa mga calculator. Okay, 1095. Now, anong point ko? Guys, this is 1095. Malaki-laki na to. Paano kung 10 years? Ibig sabihin niya, pagpa-practice ni Kobe ng isang buwan, baka sa iba, isang taon. Ganun din sa pag-network. Kung hahataw din lang naman kayo, ito din niya na lahat-lahat. Para mas mabilis kayong umaman, mas umikli yung paghihirap nyo, mas dumami yung time nyo, masaya kayo. Guys, formula ko, kung gusto niyo pong sundin, this is my formula. 12 hours per day. 5 days per week. 2 years straight. Guys, 5 days. May 2 days ka pa naman para sa loved ones mo, sa religion mo, kung ano man ang gusto mo. Pero 5 days dapat, 12 hours kang kumahataw. Kung gusto mo yun, always remember, ang average ng tao, they are working 8 hours a day at walang nangyayari pagbabago sa buhay nila. Then if you expect me day, you could work at least 4 hours per day at magbabago buhay mo, kalimutan mo na yun, hindi po mangyayari yan. You need to outwork everyone. If you really want to become successful, mag-aral ka katulad kay Kobe. Mag-aral, may isang idol pa si Grant Cardone, pag-aralan mo. Maraming mga ibang tao sobrang successful,
pag pinag-aralan mga buhay nila, iisa lang ang formula para ka maging successful. At it is the same. Kahit saan ka, pare-pareho ang formula. Kaya ang kailangan mo lang gawin, dedication. Para pagluluto yan, sa umpisa magluto, mahirap. Pero pag araw-araw ka na nagluluto, nagiging madali. Lahat ng bagay sa umpisa mahirap, pag pinag-aralan mo tuloy-tuloy, nagiging madali. Kaya for me, make a decision first dito. Sa mga downlines yung marireklamo, kung gusto nyo hindi yan maging marireklamo, tantarin nyo yun ang schedule. Makakalimutan yan magreklamo. Kaya yan marireklamo kasi wala yan mga ginagawa. Kaya nagkakaroon pa ng oras magreklamo. Kaya ang gawin nyo, pag marami na yung ginagawa, imbis mag-isip yan ang irereklamo niya, matutulog na lang yan kasi bukas may gagawin pa yan. Clear po ba tayo? Okay. Dito lang po tayo magtatapos. And para sa akin po, you should learn to change your idol. Ito po, mga isang naranasan ko, football. Nakapunta po ako ng football, naka-experience ko. Grabe po, ang fanatic sila masyado sa football. Ito naman po, sa Las Vegas, ito yung, ano namin, ang Bacam, ayun, hotel. Yung hotel ko, ito yung view. Ang laki po nito, pag sa personal, sa picture lang parang maliit. Kagandahan po niyan, ang dami pong nakatupis. Grabe po talaga. Yung mga malalaki at maliliit nasa tamang lugar. Kaya, inspire na inspire po pumunta lagi ng Las Vegas. Sa inyo, pag napunta na po kayo ng Las Vegas, uunahan ko na po kayo, huwag nyong gagalawin yung nasa loob ng rep. Kasi nasa loob ng rep, pag inangat mo, considered sold. Kaya nga, kung medyo excited ka, tinignan mo na kayo mga laman nito, hindi sa isa mo, lahat yun babayaran mo. Kaya dapat dun lang yon, okay? Isa pa, huwag kayo mabibigla kasi nung hotel namin, napakagalante ang Englobal. Gaano kagalante? Yung kwarto, napakalaki. Dalawang king size bed. King size bed, ito ang pinakamalaking kama. Okay, ang pinakamalapit dyan, may tatlong TV. May dalawang TV sa kwarto, may TV mismo sa CR. Ang pinakamalapit dyan, yung towel. May 14 towel. Dalawa lang kami, 14. Bakit 14? Nung binasa ko yung manual, ibig sabihin pala, pito kayo. Bakit pito? Iba yung pamunas mo sa mukha, iba yung pamunas mo sa katawan, sa kamay. Kaya siya pito. Tawa ako ng tao, sabi sa kibig ko, grabe, ang galing naman ito para nasa Pilipinas lang. Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit sige nung pitong palya? Isang tao. Pilipinas, isang tuwalya. Itong tao. Tama po ba? Pag sa Las Vegas po dyan, gabi-gabi po talaga po dyan lasing niya, Carlo. Kung baga, sobrang pong saya kasi parang siyang isang buong EDSA na puro gimikan. Na-imagine niyo pa EDSA, tapos puro gimikan. Ganun po ang Las Vegas. Okay? Sunod, ito na po ng Ferrari World. Yan po yung pagtakwan ko. At ang pinakagusto ko dyan, ito po yung isa na lamit ko. Kilala niyo po ba siya? Yes! Ano pangalan niya? Nick Buwicek. Okay guys, ako lang po ang may pick si Nick. Walang kamay, walang paa, naging inspirational speaker. Kaya bago ka magre-reklamo sa buhay mo, tandaan mo may isang Nick Buwicek na wala ng kamay, walang paa pinanganak, pero naging successful pa. Kung siya nga, walang kamay at walang paa yumaman, ikaw pa kaya na kumpleto ka. Okay? Guys, ako lang po ang may picture ni Nick na ganyan. Kung maalala niyo lagi yung sinasabi, dapat marunong kayo mag-take ng opportunity pa paano niyo i-grab. Nung pumunta kami dyan, nag-dinner kami after niya mag-talk sa Araneta. Yung dinner, ang kasama namin puro sila Charo Santos, mga iba't ibang negosyante, at mayayaman talaga. Now, per table, ang picture. Table number 1, picture grupo. Table number 2, grupo. Eh, mga table number 5 kami. Sabi ko, pag naglalakad yung isang grupo papunta sa kanya, syempre may time pang consume kasi magpupwesto pa. Di sabi ko, sasamantalahin ko, pag kami na, pag papunta na kayo, magtatakbo na ako. Pagtakbo ko, sinabi ko kanil kasama ko, para picturean mo ko, gala. Para pagkatakbo ko, picture. Di pagkatakbo ko, sabi ko, Nick, smile! Smile din siya. Wala din siya magawa kasi hindi naman niya ako magano. Kaya kagandahan na, ako lang po may picture na ganyan. Kasi pa nangyari nung sumunod yung iba na, nagalit na po siya. Sabi niya, excuse me, it's not for per person, it's for everyone, it's per table. Ay, grabe, sabi ko, wala na nga pong kamay, ang sungit-sungit pa. Hindi, ihulog ko kaya ito dito. Diba, kasi, hindi po kasi, may malaki ang factor ng subconscious. May
ay malaki ang factor pagpapalaki. Kasi kung sa atin yan lumaki, nasa peryahan yan. Tama ba? Nasa peryahan yan. Di ba? Pinanganak na pagong na may ulo. Di ba? Ano ang point ko, guys? May malaki. Di ba kasi pag pinanapagong? Now, yun ang kailangan natin mag-uwi. Guys, you should change your paradigm. You should change your programming for you to change your life. It will never happen kahit anong sipag mo, kahit anong galaw mo. Hindi po magbabago ang buhay mo kung hindi mo babaguhin ang programa. Paano mo babaguhin? Number one, isipin mo na masarap kong maging mayaman. Masarap maging mayaman kasi marami kang natutulungan. May nagtanong nga sa akin, ikaw sinayang mo yung pera mo, bumili-bili ka ng mga sports car, ng maraming kotse, tinulong mo lang sana sa may hirap, nakatulong ka pa. Sabi ko, hindi mo ba alam na nakatulong na ako? Nakatulong ako sa mga gumawa ng kotse. Nakatulong ako sa pinapa-change oilan ko, nakakatulong ako sa pinapa-carwashan ko, nakakatulong ako sa ginagasolinaan ko na magkaroon ng trabaho yung gasoline boy kasi may nagagas sa kanila. In short, nakakatulong ka kahit anong gawin mo. Kung tigilan natin maging hipokrito na sana tumulong ka na lang sa mahihirap, diba? Ikaw na nga yung mahirap, tinulungan mo na nga nung una yung sarili mo, diba? Bago ka tumulong muna sa iba, sigurado mo munang tinutulungan mo sarili mo. Kaya guys, masarap maging mayaman. It will never make you a better or bitter person dahil sa mayaman ka. Kung bagay, hindi ibig sabihin na mayaman ka, masama kang tao. Hindi, may mga mayaman na mabuting tao, may mga mayaman na masamang tao. Ganun din naman sa mahihirap, it's just the same. Kaya para saan, maging thinking nyo na okay po maging mayaman. Second, tanggalin yung drama. Tanggalin yung drama sa buhay, huwag kayo masyadong maging seryoso. Kasi end of the day, kung sa lagi mga pang sinasabi, kung yung mga kaibigan yung pinagchichismisan ka lagi, imis magalit ka sa kanila, magpasalamat ka na lang. Lapitan mo sila lahat, boyfriend, thank you. Hindi ko alam na napaka-importante ko sa inyo kasi nalalaan kayo ng oras para lang pag-usapan yung buhay ko. Diba, nagkukumpul-kumpul pa kayo lagi. Ako yung topic nyo. As in, masaya ko yung napapasaya ko kayo. Diba, yun lang, sabihin mo na sa luck and choice. Kaya pinag-uusapan ang buhay mo kasi importante. Hindi pag-uusapan ang buhay na hindi siya importante. Marami kang mga napautang na hindi ka na binabayaran, let go mo na yun. Isipin mo, thank you na lang. Kasi sasama pa loob mo kapag iniisip mong babayaran ka nila. Kasi kung hindi ka pa nila bayaran, di at least ready ka na, hindi na masakit. Eh, paano kung binayaran ka nila? Eh, di mas masaya kasi binayaran ka nila. Kumbaga nasa perspective lang yan. Ako guys, pag pumunta ako ng casino, ang goal ko matalo. May daladalang 10,000, 20,000. Kaya ako, babakarat ako, pupoker ako. Pag natalo ako, masaya ako. Bakit? Ang goal ko, eh, paano kung manalo ako? Masaya ako malangkot? Masaya. Masaya. Di pareho ako masaya kahit saan mapunta. Ganun dapat ang perspective sa buhay. Huwag kang isip na lugi o talo. Pwedeng panalo at tabla. Ganun na lang. May karelasyon ka, naghiwalay kayo, isipin mo na lang, tapos na yung kontrata nyo. Hanap ka na lang. Diba? In every chapter, may kanya-kanya character. May character na darating, may character na mawawala. Ganun ang buhay. Kaya huwag ka masyadong maging seryoso. Sa mga kakabreak naman ng karelasyon, huwag mo nang patagal yung agony. Huwag ka nang agad ng bago. Para maging masaya ka na. Guys, totoo po, pwede tayo maging masaya araw-araw. Pwede rin tayo maging malungkot araw-araw. Why? Our response is laging magdidepende kung ano ang gusto mo. Kaya para saan, last ko na lang kung gusto kong sabihin sa inyo guys, madali kong umaman. Tigilan lang po natin isipin na mahirap umaman kasi kung iniisip mo mahirap, hindi mo na talaga siya sisimulan. Second, lahat ng nangyayari sa iyo, ginusto mo. Sa mga may karelasyon na lagi ka na lang hindi naging okay ng karelasyon at lagi kang sinasaktan at hanggang ngayon, sinasaktan ka pa rin, ikaw may kagustuhan niya. Kasi kung ayaw mong masaktan ka na niya, dapat wala na kayo. In short, kung lagi kang walang pera, hindi dahil sa mahirap ang opportunity, mahirap ka lang mag-isip. Sobrang pong daming pera sa mundong to. Money is just a piece of paper. It is just printed every day. Ang money, piniprint lang po siya. Hindi po nauubusan ang pera. Ang nauubusan, tao mag-isip kung paano ka magkakaroon ng pera. Kaya for me, it's about time to start dream big. Sa mga napanood nyo kanina, mangarap na po ulit kayo ng malaki kasi wala naman pong limit ang pangangarap. Katulad nyo rin po ako before na nag-ordinary bus lang from Manila to Bicol, Bicol to Manila. Pero right now, pag nagpupunta ako ng iba't ibang bansa, kadalasan po lagi ako nagbi-business class. Now, para sa akin guys, it is already approved kami. Kami, wala pa po kami nakikita dati kung may yayaman o hindi kasi kami na yon. Kayo, you're very lucky kasi nakikita nyo na kami.
Kaya para sa akin, may ka-desisyon sa sarili mo na gusto mong imaman, baguhin mo programming mo, at huwag kang titigil hanggang hindi mo nakukuha pangarap mo. Again, this is Joseph Lim.